Streamcast Communicators. Ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators. Ang sandiga ng sampayanan. Mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Sandali lamang po ah. Sa mga nakalipas na panahon, marami sa ating mga inang ng tahanan ay alumbihin at hirap na makahanap at makatalisod ng tamang impormasyon. Mga impormasyong magsisilbing gabay upang maging daan sa pagkulad ng buhay. Sa kauna-unahang pagkakataon, narito na ang napapanahon, naiiba at kakaibang kaalaman na dapat nating mabatid at malaman. Libreng kaalaman, ito ang siyang maglalahat na mga impormasyong magbibigay daan upang mabatid natin ang mga pamamaraang praktikal. Libreng kaalaman, maglalatag ng tuwirang hakbang. Sorry, napindot.
Marami sa ating mga inang ng tahanan ay alubihin at hirap na makahanap at makatalisod ng tamang impormasyon. Mga impormasyong magsisilbing gabay upang maging daan sa pag-unlad ng buhay. Sa kauna-unahang pagkakataon, narito na ang napapanahon na iba at kakaibang kaalaman na dapat nating mapatid at malaman. Libreng kaalaman. Ito ang siyang maglalahat ng mga impormasyong magbibigay daan upang mapatid natin ang mga pamamaraang praktikal. Libreng kaalaman. Maglalatag ng tuwirang hakbang tungo sa mga hakbangin ng pag-unlad ng kabuhayan ng bawat mamamayan. Libreng kaalaman. At ngayon, narito na siya ang magbibigay gabay sa ating lahat. Ang ating ate na at tita pa, si Lilian Gabriel. Magandang buhay, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw na Sabado. Libreng kaalaman kay Ate Lilian. Naku, ang dami ko ituturo sa inyo. Ngayon po ay ika-16 ng Hulyo, 2022. Samahan niyo po ako sa aking programang Libreng Kaalaman. At kayo po ay maraming matututunan sa araw na ito. Maraming po ako ituturo sa inyo na kailangan sa ating pamumuhay, lagi po nating isasama ang ating Panginoon Diyos upang tayo po ay hindi naliligaw sa ating landas na patutunguhan. Dito po sa Libreng Kaalaman, makakarinig kayo ng mga bagay na hindi nyo naririnig noon, pero dito maririnig nyo na ituturo ni Ate Lilian. Hindi nyo alam gawin nung araw, pero ngayon ipaalam ko at ipababatid ko sa inyo kung ano ang kahalagahan ng mga itinuturo ko dito ng mga libreng kaalaman kay Ate Lilian. Ayan. Thank you so much for watching. Oo. Pero bago po ang lahat, samahan niyo muna po ako sa aking pambungad na panalangin dahil hindi po tayo magagabayan ng ating Panginoon Diyos kung siya po ay hindi natin uunahin. Lagi po natin uunahin ng Lord para alam nyo, lahat ng maririnig nyo at lahat ng mga mamumutawi sa aking bibig, hindi po yun dahil gusto ko lang sabihin sa inyo. Yun po yung mga aral na itinuturo niya para po yun po yung susunod tayo sa kanyang kalooban. Samahan nyo muna po ako sa aking panalangin. Ama namin nasa langit, banal nawa ang iyong pangalan, dumating ang iyong kaharian, matutupad ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatawad din namin ang lahat ng may utang sa amin. At huwag mo kaming akayin sa tukso, ngunit iligtas mo kami sa kasamaan. Amen, Lord. Jesus, kailangan kita. Salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Ikaw ang maghari sa trono ng aking buhay. Gawin mo po ako isang taong namumuhay ayon sa iyong kalooban. Amen, Lord. Magandang buhay po sa ating lahat. At siyempre po, happy blessed Saturday to board and members ng Broad Streamcast Communicators. Sarlito Flores, Tess Cuyos is watching, Miss Cadel Musca, Ed Valdevieso, Angelica Paz, Atat Monteverde. Angelica Paz, thank you so much for watching. Happy Saturday morning po, Ma'am Lodi Lilian. And more power to BSC. Stay beautiful inside and out. Salamat po sa mga libreng kaalaman. God bless po at ingat lagi. Alam nyo, sa buhay natin, lagi po natin uunahin ang ating Panginoon Diyos. Ito po, kahit na gusto nyo o ayaw nyong pakinggan, hindi po pwedeng hindi ko sasabihin ang nasa kalooban ni Ate Lilian. Kasi po, ito po yung mga aral na sinunod ko nung ako ay bata pa. Kaya sumunod lamang po tayo at ibigin natin ng buong-buong puso, buong buhay, buong pag-ibig, buong kaluluwa, buong katapatan, buong pananampalataya
buong kaisipan, buong kalakasan, ibigin po natin ang ating Panginoon Diyos at mahalin po natin siya ng buong-buong buhay. Mahalin din po natin ang ating mga kababayan, ang ating kapwa, ng gaya po sa ating sarili. Yan po yung mga aral na isinasabuhay ko po sa araw-araw na pamumuhay ko. Mga kababayan ko, isama po natin ang ating Panginoon Diyos una sa lahat. Sabi nga po, God first, para po alam nyo ang buhay natin at ang pamumuhay. Hindi na po natin kailangan maya-maya manalangin, araw-araw magro-rosaryo. Hindi na po yan kailangan. Ang kailangan lamang po, magkaroon po tayo ng pananampalataya at magtiwala po tayo na meron tayong nag-iisang Diyos na gagabay po sa atin sa lahat ng oras sa ating buhay. Alam nyo, mahal na kababayan ko, yung dinasal ko kanina kung nararapat at hindi po natin yon ikapapahamak. Kung ang mga hinihiling po natin, mga kababayan ko, ay makakabuti sa ating buhay, wala pong hindi kayang ibigay ang Panginoon Diyos. Thank you so much for watching, Ate Aida Selner. Ayan, maraming salamat po. At alam nyo, Ate Aida, lagi kang kasama sa panalangin ko. Pinalalakas ka ng Panginoon Diyos at pinagtitibay ang iyong paniniwala at pagtitiwala sa Kanya. Huwag lamang po tayong susuko sa ating mga hinihiling at sa ating pamumuhay dito sa lupa. Ayan. Meron po akong sandali lamang po, ah. Ayan, sandali lamang po. Meron lamang po akong sasagutin. Ayan. Maraming salamat po at alam nyo, una sa lahat, meron po mga tumawag sa akin ng mga panahong hindi po ako nakakapag-program dito. May mga tumawag po sa akin na sobrang nalulungkot po ang kalooban ni Ate Lilian kasi marami po silang tinatanong na hindi ko po masagot pero meron akong mga kino-question sa kanila na kung bakit nagkakaganon ang nagiging buhay ng bawat isa ng mga tumatawag sa akin na hindi nagiging mabuti ang kapalaran nila sa pagkakaroon ng pamilya, sa pagkakaroon ng kabiyak sa buhay. Alam niyo po, marami pong nagtatanong, Ate Lilian, ginagawa ko naman ang lahat. Ate Lilian, lahat naman po ng bilang isang ina, bilang isang babae, meron po akong katungkulan sa aking pamilya, pero bakit parang may kulang? Ayan. Alam nyo, ito ang expertise ni Ate Lilian. Nung araw na ako po ay nakita Delhi, nagbibigay po kami ng mga advices, lalo po dun sa mga ang tangi kong pag-ibig. Ayan, ako, manood kayo at maganda po ang itatalakay ni Ate Lilian. At kailangan, mga kababayan ko, meron akong mga aral sa buhay na i-share sa inyo. Thank you so much for watching, Sir Patas Balita. Marami pong nagsasama na mag-asawa. Ganito po yan eh. Di po ba? Tanungin po natin ang mga sarili natin. Nung araw po ba na ang lalaki nanliligaw at ang babae nagpapaligaw sa kanilang tinatangi na ang akala natin pagka sinabihan tayo ng isang lalaki na mahal kita, gusto kong magsama tayo, gusto kong bumuo ng pamilya para makabuo tayo ng mga anak. Gusto ko sa iyo ko makita ang ningning ng isang makakasama ko sa buhay. Ang sarap pakinggan, di po ba? Ngayon, ang babae naman medyo may konting kilig at syempre po, hindi mawawala sa mga babae na kapag ka sinusuyo na ng mga kalalakihan, talagang nararamdaman at nadadaman natin yung nagiging masaya po tayo. Ngunit subalit datapwat, may mga tanong po kay Ate Lilian na bakit ganun. Isang taon, dalawang taon, tatlong taon, naghihiwalay ang mga nagkasundo naman nung araw, ikinasal sa magandang simbahan, gumastos ng milyon-milyon, daang libo, whatsoever, na magsasama sila sa hirap at ginhawa. Ito po naging, alam ko, naging topic ko ito bago mag-Christmas nitong 2021 eh. Pero ngayon po, babalikan lamang po natin kasi hindi naman po yung nakapanood nung December eh makakapanood ngayon. Siyempre po, yung nakapanood ng December, iilan lang yung kaya nga sabi ko sa inyo,
Pag si Ate Lian may programang libreng kaalaman, samahan niyo po ako. Hindi ko kayo tuturuan maligaw. Tuturuan ko kayo kung anong direksyon at kung ano ang kapupuntahan ng matututunan niyo. Dito lamang niyo po yan maririnig sa Broad Streamcast Communicators. Dito po sa libreng kaalaman kay Ate Lian. Bakit nga ba ako nagpapagod ng 3 oras dito? Nagsasayang ako ng laway? Nakaupo ako dito ng 3 oras. Binibigyan ko kayo ng parang, alam niyo yun, yung matututunan ninyo mga kaalaman. Bakit ko po ito ginagawa? Dahil mahal ko po kayo. Dahil alam niyo sa na-experience ko sa buhay, meron mang kasing edadan ko o mas merong mga mas nagkakaedad sa akin na kung hindi nyo naman nagawa ng tama kung paano ang pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa, wala rin pong saysay ang mga pinagpaguran, walang saysay ang pinagsamahan kung hindi po natin ilalagay o isasama ang ating Panginoon Diyos na mamagitan sa pagsasama ng bawat nagsasama. Okay. Meron po nagtatanong sa pagsasama. Ate Lian, paano po ba at anong sikreto paano magtagal ang pagsasama ng isang lover? May alam niyo po ba kung bakit may mga nagsasama na kahit na nakukuba na sila sa katandaan, naka-holding hands pa nakikita natin, naka-pose sa FB, di po ba? Ang ibig sabihin, hindi ko man sila na-interview pero ako kaya kong sagutin yun. Kasi sa na-experience ko, alam nyo, bawat sulat na binabasa ko noon sa Ang Tangi Kong Pag-ibig, yung programa namin ni Chadeli, bawat sulat po at bawat istorya ng buhay na nababasa ko, alam nyo po yun, na-absorb ko kung gaano kahirap pagka sa isang couple hindi nagkakaroon ng pag-uunawaan ang pagsasama. At na-absorb ko rin kung gaano yung kilig na kahit matanda na sila, nandun pa rin po yung presensya ng paglalambing ng bawat isa, nandun pa rin yung presensya ng, alam niyo yun, yung alam na alam mo na ikaw yung tinatangi ng minamahal ka. Alam niyo, napakasarap sa buhay na meron kang nakasama na, alam niyo yun, hindi lang kasi sa mag-asawa po, ito po ang sikreto, mga kababayan ko. Sa mag-asawa po, hindi po pwede. Naku, sino ba ito? Meron akong ano. Sa mag-asawa po, hindi po pwede na yung isa lamang po ang uunawa at yung isa, uunawain lang siya. Hindi po pwede yung ganun. Bago po tayo matutulog, kailangan na pag-uusapan na po kung ano yung magiging problema o naging problema sa maghapon. Bago po natin ipikit ang ating mga mata, kailangan po maayos na pareho yung kalooban natin na wala na yung inis, na wala yung galit, na wala yung bigat, na kung ano man yung dinadala mo sa maghapon, o yung pala, isang buwan mo na palang dinadala, yung, alam niyo yun, yung naiinis ka sa asawa mo, kasi nag-iisip ka pala ng hindi maganda. Ayan. Alam niyo po, eto po yan ha. Ano po ba yung, ayan ha, ayun, tumatawag sa akin eh. Pumunta ka doon, nandoon na siya sa baba. Sige na, please. Oo. Ayan, meron po kasi akong parating na, meron sa akin kaibigan na binilan ako ng 2 blouse na white na alam na alam niyang gustong-gusto ko yun. Yung may mga, alam niyo, yung may mga ruffles. Ayan, thank you so much for watching. Ang nag-iisang asintado. Samuel G. Gabot, maraming salamat po. Good morning po, ma'am. Nice job. Have a nice day, sabi po ni Sir Patas Balita. Dito na kami, doktor. Wala pa si Doc. O, mag-intay lamang po kayo. Ayan. Meron po kaming pasyente dito, sabi ko, isugod na po sa doktor. Kasi po, yung tenga, nagkakaroon po ng abscess. Yung parang may nana. Hindi ko po alam kung ano infection. Ano kasi, hindi naman po ako EENT. Kaya, pinatakbo ko na po sa doktor. Okay? Ayan, nakita nyo. Lahat ng mga problema na absorb ni Ate Lian. Ayan. Thank you so much for watching. Intayin nyo lang, dadating si Doc.
Ano po ba ang lason sa pagsasama? Ayan, i-share nyo po itong aking program. At alam nyo, madaming makakapag-isip, madaming tatamaan. Pero yung tatamaan, alam na alam ko pagkatapos ng programa ko, may mababago. Kahit na isang gatuldok lang na marinig yung mga kaalaman kung paano sila magbabago. Great morning, Ma'am Lilian. Keep safe always. Thank you so much, Kuya Sammy Gabot. Ayan. Tayo po lahat, lagi po tayo mag-iingat. Kung meron man po tayong dapat pag-ingatan, unang-una sa lahat ang ating mga sarili, ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan, ang ating kapwa. Bakit po sinasabi ko una sa lahat ang sarili? Kasi kung tayo po ay tayo yung inaasahan ng ating mga pamilya na para sila ay mabuhay, tayo po yung tumatayo na sandigan nila sa paghahanap buhay, hindi po pwedeng tayo po ay may mabigat na karamdaman. So eto po yung sinasabi ni Ate Lilian, ano po ba yung mga lason sa pagsasama? Ate Lilian, sa pakikinig lang sa iyo, napakarami kong natutunan. Salamat po. Sabi po ni Ate Aida Selner, siya po yung kapatid na panganay ni Kuya Bong Finiza. Ayan. Thank you so much po for watching at maraming salamat kay Lord, digit sa lahat, at sa inyong lahat na sa munti kong pagbibigay ng mga libreng kaalaman na 3 oras ako nakaupo dito. Pinagtsatsagaan ko na kayo po ay mabahaginan ko ng mga kaalaman ko, yung mga na-experience ko nung araw at magpahangga ngayon. Nais ko po kayong mabahaginan kung paano po maging mabuting tao, kung paano po makasunod sa kalooban ng Diyos, kung paano po maging mabuting asawa, kung paano maging mabuting ina, kung paano maging mabuting kaibigan, kung paano maging mabuti sa paningin ng iba. Dito po, maririnig nyo kay Ate Lilian, ituturo ko po sa inyong lahat, okay? Nung nakaraang kong programa, meron akong tinatalakay tungkol sa pagsasama. Meron akong nabasa eh, hindi ko makakalimutan yon. Hindi ko na lang po ma-recall kung sino po yung pangalan nung tao na yon, pero lalaki siya. Sabi niya, alam nyo ma'am, ako, ginagawa ko naman ang lahat. Pero kung ang makakasama nyo naman ay umaga pa lang, ang bunganga, nakakatuliro po ng tainga, ang bunganga, hindi po mapigil. Gumawa ka ng mabuti, bubungangaan ka. Gumawa ka ng hindi maganda, bubungangaan ka. Kumbaga sa ano ang sinasabi nung sir, wala siyang mapuntahan na lugar sa loob na sulok ng bahay niya kung hindi ang naririnig niya yung pagbubunganga ng kanyang asawa. Eto po, para po doon muna sa mga binubungangaan, okay? Mamaya na tayo doon sa nagbubunganga, okay? Doon po sa mga binubungangaan, hindi ko masabi kung 2 bagay yan o 3 bagay ang dahilan, okay? Una, maaaring si Missy sa sobrang, eto po puro paano to, pakampi muna kay Missy, ha? Mamaya na ako kakampi kay Mister. Kasi kailangan, alam niyo po ba, sa isang couple, hindi po pwede yung nanghuhula tayo sa kung ano yung nararamdaman lang natin. Alam niyo po ba ang pinaka-the best? Alam niyo po ba ang pinaka-maganda sa lahat, yung nag-uusap para po nagkakaalaman kayo kung ano ang pagkukulang ng isa sa bawat isa? Kasi pag hindi nyo po yan ginawa, yung nag-uusap kayo, tinatanong nyo ano ba ang problema, paano nyo masosolusyonan, kung ang pakiramdam ng isa, ilabas yung galit, bungangaan si lalaki, hindi iintindihin kasi naiinis siya eh. Ganun eh, merong mga ginang ng tahanan, na yun na nga yung sinasabing, minsan naha-high blood, naha-hyper, nagagalit, dahil yung palang kutob niya, eto kakampi naman ako kay Mister, kasi kutob niya lang pala yun. Kasi ganito nga po yun, mga kababayan ko. Pag hindi po kayo nag-uusap, parang ganito lang yun eh, meron kang ka-chatmate, nag-iintayan pala kayo, hintayin ko nga siya, siya naman yung nakipag-chat sa akin eh. Tapos sabi naman ng lalaki, naaano naman ako, hintayin ko muna siya. Yung pala nag-iintayan kayo, kung nag-uusap kayo, alam nyo sa isa't isa,
na masaya pala kayo pag may good morning, yung nagbabatian, o di po ba? Seng? Ay, naku, nawala yung uutosan ko. Ayan. Basta po dito po sa buhay natin, kailangan lamang po meron tayong magandang pag-uusap at magandang pag-uunawaan. Sa mga kalalakihan po na laging ninanag ng asawa, maraming bagay. Hindi ko masabing isang bagay, dalawang bagay, maraming bagay yan. Unang bagay, maaaring meron kayong pagkukulang kay Mrs. na nung araw, ginagawa nyo to, tapos ngayon hindi niya na nararamdaman. Pangalawa, kulang kayo sa ibinibigay na budget. Dahil syempre po, sa kamahalan ng mga lahat ng bagay, tumataas, baka hindi na nasasatisfy o nasasatisfied ang isang asawa sa ibinibigay mo na yung munti mong hinahandog sa kanya na yun lang yung kakayanan mo. Pangatlo, may something na baka mamaya na ipag... Ay, magandang araw po kay Sir Antonio Salaw at kay Ma'am Geneva sa lahat po ng Salaw Sama. Kapag hindi kayo nag-uusap, wala kayong patutunguhan kung kayo po ay nagpapakiramdaman. Okay, pang-apat po, sa kalalakihan po muna tayo. Pang-apat, maaaring meron kang ginagawa na mas inuuna mo kesa yung obligasyon mo bilang sa isang ama. O, di po ba? Pang-lima, maaaring ikaw ay mabarkada, manginginong, mananabong, may kasamang pagsusugal. Kung bakit si Mrs. wala siyang magawa eh, kung hindi magnag. Kasi yun yung pakiramdam niya na yung kakulangan mo, hindi mo napupunuan para sa isang pamilya. Okay? Mahirap na problema ito, pero ang dami ko pong napagkasundo na couple. Kasi kinausap ko si lalaki, kinausap ko si babae. Nung po pwede ko na silang kausapin na magkaharap, kaming tatlo na. So, ako yung witness na sinasabi ni lalaki, okay, kung yung pala yung kakulangan ko, bigyan mo ko ng pagkakataon. Okay, sasabihin naman ng babae, pasensya ka na. Kung nagkaroon man ako ng pagkukulang dahil ikaw naman ang nagkaroon ng diferensya. Okay. Ngayon, sa pag-uusap niyong mag-asawa, eto na po ah, para sa mag-asawa na, huwag na natin ibabalik yung pagkakamali na nagawa ng nakaraan. Tama po ba? O, mag-comment lamang po kayo dyan. Kung yung mga sinasabi at pinapangaral ni Ate Lilian, eh naaayon po sa tama. Di po ba? Kasi po, eh, ikaw naman kasi. Mapupunta na naman kayo doon sa pinagsimulan. Wala kayong matatapos na problema. Wala po tayong mareresolbahan na mga naging problema kung lagi po nating ibabalik yung nakaraan. Okay? Ngayon, ito po ang advice ni Ate Lilian para po tayo magkaroon po ng mga pagkakasunduan. Kasi hindi lang naman po yung pagnanag. Minsan may lalaking seloso, nag-ayos lang si Mrs. Iba na yung iniisip. Oh, kasi nandiyan yung ano mo eh. Yung kababata mo, dumating na balikbayan. Kailangan ba makita ka niya maayos? Hindi po ganun. Lagi pong iisipin ng mga kalalakihan o yung mga asawan lalaki na kaya nag-aayos si Mrs. para din po sa inyo na maipagmalaki ninyo na siya, hindi niya pinababayaan ang sarili niya. Na kayo ang nakasama niya, kayo yung pinili niya, paabot nung dito ko na nanunuyo na yung lalamunan ni Mami. Pagka po sa mga ganong pagkakataon na meron tayong mga pag-uusap na makakabuti sa isa't isa, huwag po natin pagdamutan ang ating mga sarili ng oras o minuto para po tayo ay makapag-ayos. Sandali lamang po. Excuse po, sandali. Ayan. Kasi kailangan si Ate Lilian merong, lagi ako merong warm water o kaya yung ginger water o ginger tea na tinatawag. O di po ba? Walang pinipiling oras yung pagseselos, walang pinipiling oras yung pagseselos ni babae, ni lalaki. Walang pinipiling oras yung pagbubunga nga. Minsan may lalaki rin bungangero, nakakairita, di po ba?
nakakairita talaga pagka may bungangero at bungangera tayong nakakasama sa loob ng bahay. Kumisa naman, merong mga misis o merong mister na hindi nakukontento. Maraming bagay yun. Maaring sa mga material, sa pagsasama, o hindi nakukontento, alam nyo na yung ginagawa ng isang mag-asawa. O tapos meron pa po yung pag... Tanong ako, nasaan siya? Sabi mo may program ako. Ayan, hindi po sila magkapanag po. Alam niyo po, yung pag-iisip ng masama sa kapwa, yan po yung isa sa kautosan ng ating Panginoon Diyos na hindi po dapat. Ayan. Tapos po, minsan may lalaking mapagmura. May babaeng ganun din, mapagmura. Pero higit po sa lahat, ang pinakamasakit po na dinaranas ng isang ginang ng tahanan, yung pananakit ng isang asawang lalaki. Which is hindi po tama yan. Alam niyo po ba? Lagi po nating iisipin sa mga asawa po na alam niyo yung masyadong magaang ang kamay na bigla na lang sasaktan ng asawa, hindi po yan dapat. Wala pong ganon na inutos ang ating Panginoon Diyos. Kung meron po kayong hindi na gusto sa inyong asawang babae, mag-usap po kayo. Alam nyo, ang pinakamasarap at pinakamagandang maia-advise ni Ate Lilian dito, huwag na hindi po kayo mag-uusap. Mag-usap po kayo na may pag-uunawaan sa isa't isa. Ako po, eto po, kung ako sa ganang akin, ako ang tatanungin. Thank you so much for watching. Ma'am Teresita Tablate, ayan. Kung sa ganang ako po ang tatanungin, yung talagang worst comes to worst, sinaktan ako. Ako ha, para sa akin ito. Dumantay ang kamay ng asawa ko. Sa anumang parte ng katawan ko, isa lamang po ang ipinangako ko sa sarili ko. Kapag ka po ang lalaki, sinaktan ako. Yun po yung araw. Ito po para sa akin kasi pagka po hindi kami nagkasundo ng pag-uusap kung bakit niya yun ginawa, bibigyan ko po siya ng isa pang pagkakataon na hindi po dapat. At pagka po yun nasundan, alam nyo, sa totoo lang, kahit gaano ko kamahal ang isang lalaki, kapag ka po ako sinaktan, para sa akin po yan ha, hindi ko po yun mapapatawad. Pero, kapag ka po yung mga problema na napag-usapan naman dahil yung nagselos o nakapag-isip, nagduda, tapos napag-usapan naman kung ano yung naging problema, huwag nyo sayangin yung inyong pagsasama. Pupe, hanggang hindi kayo sinasaktan, huwag nyo iiwan ang inyong mga asawa. Kung makukuha naman po ito sa mabubuting pag-uusap at usapan, pero kasi po, iba po para sa akin ha, para sa akin. Iba po yung pag ang lalaki na nakit na. Iba po yun, hindi po yung pananakit, hindi po yun parang salita lang eh. Kasi umaksyon na yung kamay niya. So sa tuwi-tuwi nang merong maiisip o meron siyang biglang galit na ganun, pag hindi niya naiwasan, better mag-usap kayo, mag-settle kayo na. Hindi nyo kakayanin yung pananakit ng isang asawa pagka hindi nyo nakuha sa mabuting pag-uusap. Ako, para sa akin yun. Yun ang advice ni Ate Lilian. Kasi hindi ko po gusto sa lalaki ang nananakit. Opo, kasi kaming mga babae para sa kalalakihan, kami po ang larawan ng mahal na birhen, ng inyong ina. Kaming mga babae, ang larawan na bilang isang babae, nirerespeto, ginagalang, minamahal. Hindi po sinasaktan. Susan Amoroso is watching. Thank you so much. Alam nyo, galit po ako sa mga lalaking magagaang ang kamay. Sa totoo lamang po. Pero humahanga po ako sa isang lalaki na yung pinangako niya sa isang babae, hanggang ngayon,
mararamdaman mo at makikita mo na yung kanyang pangalan at pagkatao niya, pinangatawanan niya bilang asawa sa iyo. Yun ang sobra kong hinahangaan sa isang lalaki. At alam nyo, may mga lalaki naman na hindi nananakit, pero umaalis ng bahay. Nangingibang bahay, di po ba? Nangingibang buhay. Alam nyo kung bakit? Marami ako na interview. Kasi meron ganito po yan eh. Ang lalaki nung pagmanliligaw sa iyo. Syempre po, expect the unexpected. Hindi po natin kilala pa ang isang tao. Not unless nakasama po natin yan for so many years. Pero meron po ako nakausap, hindi po isang taon, dalawang taon, tatlong taon lumalabas ang tunay na attitude ng isang lalaki. More than 3 years. Ayan. Siguro sa unang taon, medyo hindi pa. Sa pangalawa, sa pangatlo, makakadama ka na. Pero pagka pinalagpas mo pa yan ng 4, 5, 6, 7, doon mo na makikilalang kilalang kilala kung sino yung kasama mo. Tama po ba si Ate Lilian? Ayan. Dito po sa libreng kaalaman kay Ate Lilian, ang tangi ko lamang po na mabibigay na advice na para sa mga kalalakihan. Kung kayo po ay minahal ninyo ang inyong naging asawa ngayon, isinumpa nyo pa yan sa Diyos, ipinangako nyo yan eh. For better, for worse, for poorer, for richer, in sickness and in health, till death do us part, or do we part. O, di po ba? Sana yung ganyang mga pangako, may mga lalaki sanang nakatupad niyan sa kanilang mga pinangakuan. Imagine nyo, nung araw, kaya nga may tinatawag na yung kasal sa West ba yun? Yung sa gagawin sa mga di ba pupunta kayo sa munisipyo, doon kayo ikakasal o kaya sa bahay, yung wedding na alam nyo yun, yung West kung tawagin sila yung magkakasal. Ang witness po doon, ninang-ninong tsaka kamag-anak. Okay. Biro nyo, pag kayo kinasal sa magandang simbahan, o di po ba? Ang daming witness, misa may ninang 40, ninong 20, ninong, ninang 20, ninong 20, di 40, 20 couple yon, pero 40 pa rin ang ninang at ninong nyo, ang dami. Eh, paano yung mga attendees, yung mga umaten, ng mga kaibigan, BFF, kamag-anak, pinakita nyo sa mga tao na kung gaano nyo minamahal ang inyong pinakasalan. Kasi nakipagtali ang puso mo sa, di po ba? Kasal eh, kakasal kayo eh. Tinali kayo na pinag-isa kayo sa mata ng Diyos, sa mata naming lahat. Di po ba? Tapos suddenly, isang taon, dalawang taon, ano yun? Tatlong taon? Biglang nabago. Oh, ayun. Yun na sinasabi ni Ate Lilian. So, ganito. Sa mga bagong mag-aasawa, eto panawagan ko po ah. Huwag tayong magpakasubo dahil ang kalalakihan na kasama natin, macho, pogi, asarap i-display, mayaman, may kotse, Harley Davidson ang motor, ma-i-display ka. Tapos, sa kalalakihan naman, gusto ko na to kasi sexy. Kahit saan, pwede ko ipakilala, magaling sumayaw, magaling kumanta. May kasabihan nga po tayo eh. Di po ba? Kapag ka nagmahal tayo, mahalin natin ang kabuuan niya. Mahalin natin ang kamalian niya. Mahalin natin kung sino siya. Di po ba? Alam niyo po ba yung kasabihan na yon? Kapag ka po tayo nagmahal, maging honest po tayo sa ating sarili, ha? Kasi bago pa naman kayo ikasal, bago kayo magsama, meron ka nararamdaman, di po ba? Kaya nga ito, inaaral ito. Kasi,
alam niyo yung pagmamahal, salitang pagmamahal, nirerespeto po yan. Parang isipin na lang natin, ang Panginoon Diyos, binigyan niya tayo ng unconditional love. Tayong lahat, ha? Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Buong mundo minahal ng Panginoon Diyos. Binigyan niya tayo ng unconditional love. Ano po ba yung sinabing unconditional? Wala pong kondisyon. Oh, kailangan, mahalin mo, ha? Kahit nagsusugal ako, mahalin mo ko. Kahit taga-addict ako, mahalin mo ko. Wala pong ganun. Ganito po yan. Alicia is watching. Thank you so much for watching. Ganito po, ha? Tuturuan ko kayo kung paano magmahal. Ayan. Ito, napakahalaga nito, eh. Sabi nga, ano ba yung LRT? Tapos may sumagot pa, ma'am, kung may LRT, hi! Sabi ni Alicia, kung may LRT, ma'am, ano naman ang ibig sabihin ng MRT? Okay, dito tayo sa LRT. Love, respect, trust. Kung wala kayo niyang tatlo na yan, better wag na kayong mag-asawa. Di po ba? Ayan, tas sandali lamang po, ah. Merong mga nagtatanong, wala daw po ba akong program? Naku, hindi nila ako. Bakit kaya tumawag ako kay Gino kanina, hindi ako makapasok? Ayan. Sandali lamang po, ah. Ayan. Eh, sandali lamang po at ako po ay nagsesend. Ayan. Naku, ang dami palang manonood. Hindi, sorry. Sorry, nalibang ako dito sa aking mga tinatalakay. Ayan. Okay. Alam nyo mga kababayan ko, kapag ka tayo nagmahal, kaya nga love eh, nagmahal, kailangan re-respeto tayo sa ating minahal. Ako bilang babae ito, ha, hindi ko alam ang pakiramdam ng bilang isang lalaki, pero mamaya ilalagay ko yung sarili ko bilang isang asawang lalaki. Dito muna tayo bilang babae, okay? Kung may pagmamahal, kasama po yan respeto. A lot of people does not know LRT, very sad. Sabi ni Alicia, ayan. Siguro ito, i-spread natin to, mga, kaya nga sabi ko sa inyo, ito po libreng kaalaman kay Ate Lilian, gusto ko po i-share ninyo, eh. Dito po tayo magmarites. Ayan, inaanyayang ko po lahat ng marites. Pag may programa si Ate Lilian ng libreng kaalaman, inaanyayang ko po lahat ng mga nagmamarites. Ito po ang i-chismis ninyo, yung mga malalaman ninyo, matututunan ninyo, mga sikreto. I'd rather RT than L. Respect and trust. Ano po yun? Alam nyo, Ma'am Ali, ganito po yan. Doon lamang po sa pinagtiwalaan tayo ng ating asawa, kasama na po dyan ang respect at saka love. Hindi po natin po pwedeng alisin ang love, eh. Kasi yan po yung galing kay Jesus. Kaya nga, biro mo, minahal tayo ng Diyos, unconditional love. Wala pong condition yun. Pero alam nyo, hindi po pwedeng maghiwa-hiwala yan. Kasi pagka may trust, kasama na ang respect at love. Pagka may respect, kasama na ang trust at love. E di higit sa lahat, pagka may love, lahat kasama. Oh, exactly, ayan. Alam nyo, dito lang kayo, manood kayo, hanapin nyo, i-follow nyo ang page ng Broad Streamcast Communicators. Marami kayo matututunan mga information, informative. Dito po din sa libreng kaalaman kay Ate Lian, ito po, talagang dito ako ibinigay ng Lord. Dito na ako ibinigay niya, eh. Hindi ko nga po, alam niyo po ba nung panahon ng pandemic, sobrang depression po ako dahil namatayan ako ng asawa. Yung namatay kong asawa, sobrang minahal ako. Sobrang yung MRT, more love, more respect, more trust. MRT ang ibinigay sa akin ni Jojo, at alam po yan ng mga kababayan ko. Alam po yan ng mga kaibigan ko, ng mga nakakakilala sa akin. Sobrang, ayoko umiyak.
Sobrang yun po yung alam niyo yung may pupuntahan ako, heart, isuot mo yung pinakamaganda, gusto ko yung alam mo yun, yung pagka nakita ka nila, yung magandang maganda ka sa paningin nila. Bihira po yung asawang gano'n. May mga asawa dyan, o yan lang nga isuot mo kasi mapapansin ka pa eh. Tama po ba o hindi? Ay, huwag ka na pumunta doon kasi nandun yung dating may crush sa'yo. Ay, huwag kang a-attend doon. Meron pa nga akong kilala, BFF ko po eh. Pagka may kita-kits kami, ayaw siyang payagan. Hindi ko po alam kung bakit may mga lalaking ganun. Hindi ko rin po alam bakit may mga babaeng sobrang nager. Kasi po, eto lamang po yan. May isang word dyan eh. Pagka po seloso ka, wala kang tiwala sa sarili mo. Pag selosa ka, ganun ka din. Lagi ko pinapanood ang broadcast, very realistic, very true to life topics. Ayan, oo. Salamat po ng marami sa inyo. Tangkilikin nyo lamang po kami dito po sa broadcast communicators. At malapit na po kami magkaroon ng stars ulit. Kasi bubuhayin na namin ulit yung mga hinihingi ni FB. Sana po, hopefully, malakad na po yung mga documents na kailangan ni FB. Sana po, pinagpe-pray ko po yung kay Lord na magkaroon na po ng kaliwanagan. Kasi ang dami po na mga viewers kami na sa ganun lamang daw po nila kami mabibigyan ng mga kasiyahan. Yung isang star, dalawang star. Ako nga, pag nakakakita ko ng star sa langit, tuwan-tuwa na ako. E tas pupukulan nyo pa kami ng star. E diba? Nakaka-inspire, nakaka-excite. Thank you so much for watching, Ate Tess de la Cruz de Guzman. Kapatid po yan ng isa kong tos na si Tinay. Ayan. Alam nyo po, sa mag-asawa, pag hanggang kailangan ninyong unawain ang bawat isa, kasi kailangan dyan. Kailangan na uunawaan nyo yung mga galaw at kilos ng bawat isa. Kailangan na pag-aaralan na ninyo. Halimbawa ganito. Katulad ko, ako na lang ah, kasi hindi ako makakuha ng mga isang magandang halimbawa na hindi ko naman kayo nakasama. Ako na lang, eto po ah. Sa sobrang dami kong ginagawa na product, sobrang pagod, di po ba? Pero bakit si Ate Lilian? Kasi kailangan, alam nyo po, i-organize natin ang oras. Meron tayong 24 oras sa maghapon. I post BSC to a lot of groups and people. Thank you so much, Miss Alicia. Thank you so much. Alam nyo, malaking bagay at malaking tulong kayo sa amin lahat. Thank you so much. Ito po ah. Aralin nyo po itong bilang ako, si Ate Lilian. I-organize po natin. Hindi lang gamit sa loob ng bahay. Hindi lang yung mga material na bagay. I-organize din po natin ang ating oras. Especially sa ating family. Okay. Si Ate Lilian, siguro kung may 24 oras, may 8 oras tayong pagtulog. Yan ang hindi ko kinakalimutan. Kasi, lagi nyo pong tatandaan, take down notes. Ang 8 oras na tulog, buong-buo ang kaisipan ninyo, makadiskarte kayo ng maganda at mabubuting bagay. Ang 8 oras na pagtulog, nirepress ninyo ang utak at ang mga nerves, ang mga muscle ninyo, ang buo ninyong katawan. Naka-relax ang ating buong pagkatao sa 8 oras na pagtulog. I-try ninyong matulog ng 8 oras, mga kababayan ko. Hindi kayo magkakasakit, hindi maiiba ang takbo ng utak ninyo. Laging refresh yan. Tandaan nyo ito. Isulat ninyo, i-organize nyo, 8 hours sleep is the most important thing na gagawin po natin sa ating buhay. Wala pong hinihiling si Ate Lilian. Dito po sa broadcast, wala po kaming bayad dito. Pero hindi nyo matatapatan ng anumang halaga ang lahat ng matututunan ninyo dito po sa aming mga programa sa broadcast communicators. Okay. Kung may 8 oras tayo na pagtulog, meron pa tayong natitirang 16 na oras para hindi po natin ma-organize na intindihin ang mga pangangailangan ng ating pamilya. Tama po ba? Okay.
meron kayong dalawang doon sa 16 na oras, meron kayong dalawang oras na iwanan nyo yun para kung saan kayo nalilibang, kung ano yung ginagawa ninyo, yung nakakapagpasaya sa inyo. I-organize nyo, sabi ko ha. Ayan. Dalawang oras, mag-iwang kayo ng para sa sarili nyo. Ano naman yung 14 na oras? Okay. Sa 14 na oras, ibigay nyo yon sa kung ano yung po pwede nyong maibigay na obligasyon nyo bilang sa asawa, sa mga anak, sa kaibigan, sa sarili. Ayan ha. Isama nyo yung sarili nyo doon sa 16 na natitirang oras. Pero yung dalawang oras na sinabi ko sa inyo, teka muna, 8, 16, okay. Ah, 14 na oras pala. Kasi doon sa dalawang oras, yun yung dalawang oras na iset aside nyo, yung pagkayo nagpapa, yung relaxation ninyo. Yun. Huwag nyong aalisin yun. I-organize nyo, mga kababayan ko. O, papano? Kahit anong pagod nyo, especially sa umaga pa lang. Sa morning, karapatan ng bawat isa mag-almusal. Kasi kailangan natin, ano tayo eh, full ang stomach natin na magkaroon tayo ng pagkain dyan para yung gagawin natin sa maghapon, nagagawa natin ng hindi tayo nababother na nakakaramdam ng panghahapdi, nakakaramdam ng gutom, nakakaramdam ng inis, nakakaramdam ng nagagalit. Ito namang asawa ko, alam naman, pag umupo ako sa computer, hindi man lang ako maitimpla ng kape. May ganun eh, di ba? May ganun, kasi may nasasaksihan ni Ate Lilian yun. Imagine yun, nagtatrabaho na yung asawa mo, tapos ikaw na babae, nando ka sa computer, kung ano man yung ginagawa mo rin, nakakainis nga naman, di po ba? Hindi man sa akin ginawa, naiinis ako eh. Imagine mo yung asawa mo, nagtatrabaho na, nag-iisip na kung paano kikita para may pagkain kayo sa maghapon. Tapos ikaw, sinasayang mo yung buhay mo sa kung anong wala namang kakwenta-kwenta doon sa mga ginagawa mo sa FB. O, di po ba? Huwag ganon. Una sa lahat, priority muna natin sa umagang pagkagising, pamilya. Ano, babaunin ni mister, babaunin ng anak, kakainin. O, di pagkabusog na busog yan. Alam niyo na-enhance yung kanilang utak na makagawa ng mabuti. Uy, ang bait ni Mrs., ang bait ng honey ko. Uy, mamaya, pag uwi ko, bibili ko to na something na para makapagbigay naman sa kanya ng ano, kasi yan, di ba? Umaga, ay, may asawa gato, magsibangon kayo, mga hayop kayo, mga ganito, etc. Bunga nga agad. So, yung asawa mo, imbis na may ipapahinga pa ng kahit na konti, kasi ang trabaho niya hindi biro, karpintero. O kaya, ano yung naghahalo na simento, yung mga ganyan. Sa construction worker, mabigat na trabaho po yun. Binungangaan na ni Mrs., umaga pa lang, imbis na pinagtimpla ng kape. Ganito po yan. Wala po akong kinakampihan sa asawang babae, asawang lalaki. Kung meron na sisisihin yung mga maling gawa. Kaya kailangan, kung mapapanood nyo ito, maging inspirasyon ako sa inyo. Gawin ninyo kung ano yung po pwede nyo magawa. O kaya ganito naman, the reverse side, kung babae naman ang nagtatrabaho at si lalaki, gawin nyo naman yung obligasyon nyo. Intindihin si Mrs., ipagluto na almusal, yung mga babaunin. Di po ba? Para pareho, patas po tayo na, kaya nga may patas balita. Thank you so much for watching. Pareho po tayo na meron tayong ginagawa sa bawat isa. O, di po ba? Ganun lamang po yun. Huwag natin bungangaan ang asawang lalaki. Huwag din po natin bungangaan ang asawang babae. Alisin po natin ang mga maling attitude sa mag-asawa. Kung talaga po kayo ay nangangarap na magkasama sa mahabang panahon, gawin po natin yung makakabuti sa bawat isa. At siguro po, ganito lamang po yan, mga kababayan ko, sa nakita ko ha. Talagang hindi magiging mabuti ang pagsasama ng mag-asawa kapag hindi nyo inilagay sa pagitan ng pagsasama ninyo ang Lord. Kailangan nasa pagitan siya eh. Lagi siyang nandoon, nasa gitna ang Lord. Para alam nyo, ang utak ng asawang lalaki, hindi yan maliligaw kasi magkakaroon siya ng fear.
Diba? God-fearing. Magkakaroon siya ng takot sa Diyos. Ganon din ang asawang babae. Pag sinama natin ang Panginoon Diyos sa ating pamumuhay, meron bang maghihiwalay? Wala. Meron bang gagawa pa ng hindi mabuti? Wala na siguro. Kasi maigaguide tayo ng Lord sa mabubuti natin tatahakin na landas. Di po ba? Mga kababayan ko, lagi po nating iisipin sa buhay natin kung ano yung makakabuti sa ating pamilya. Kasi ito na yung makakasama mo. Lagi po nating iisipin, ha? Kaya tayo nagpamilya. Dahil ang iniisip po natin, mga kababayan ko, sila na yung makakasama natin forever. Ngayon, ang tanong ni Ate Lilian, paano kayo magsasama forever kung sa isa, dalawa, tatlong taon, nagpakita na kayo ng masasama ninyong pag-uugali na hindi nyo binago bago kayo nagsama? O, ayan ang advice ni Ate Lilian. Alam nyo, sa buhay natin, mga kababayan ko, napakadali lang. Napakadali po. Wala tayong magiging masamang magiging pag-iisip kung ang Panginoon Diyos namumuhay sa ating pagkatao. Ayan. Alam nyo, napakasarap mabuhay mo nagkakasundo. Yung sa umaga. Eto, hindi na ako iiba sa morning. Alam nyo, pagising ni Yoyo, ikikis ako dito. Ikikis ako. Morning heart, gutom ka na ba? Ako pa tatanungin nung kung gutom na ako. Siguro maalas 6 ng umaga yon. Gutom ka na heart, titimpla kita ng kape. Gano'ng kasarap sa feeling ng isang babae. Yung asawa mo, may morning kiss ka na, inalala ka pa. Diba? Ang sarap. So, ano ang dahilan para hindi ka ma-inspired, kumilos, tumayo at gumalaw? Pagka ganon ang asawang lalaki. Okay. Ngayon, ganito naman. Ako naman, iba din ako. Pagka yung ako naman, nagising ako. alam niyo yung gustong-gusto ni Jojo, yung nakayakap sa kanya. Tapos, sinahagod mo yung dibdib niya. Heart, alam ko nalulutuin ko sa'yo pag-hotcake kita. Sabi niya, siya nga. Tapos, halikan ako nun sa noo. O, ganun lang kami ka-sweet sa isa't isa. Siyempre, siya na-inspired dun sa sinabi ko. Ako din na-inspired sa sinabi niya. So, pagtayo namin sa morning, tiklupin ang hinigaan. Huwag niyong gagawin na pag tumayo kayo sa bed, iniwan na ang bed ng marumi, iniwan na ang bed ng magulo, nakakagulo ng utak. Love is sharing, love is giving, love is kind, and when I think of love, the Lord is what I'm thinking. Yes! Amen! Thank you so much, Alicia. Ayan, siguro nababasa yan ng ating mga viewers. Kaya, alam nyo, napakasarap. Yung sa morning pa lang, pag tumayo na kayo yung mag-asawa, o kaya yung asawa nyo, nag-shower na, huwag nyong iiwanan na lukot ang kama. Huwag nyong iiwanan na yung unan at kumot wala sa lugar. Kasi ganito yan eh. Ako may kasabihan dyan. Kapag tumayo kayo, hatakin nyo yung i-press nyo po yung kama, tiklupin nyo yung kumot, ilagay nyo ng maayos. Titigan nyo yung hinigaan nyo, mai-smoothen ang inyong utak, tapos clear, ang ganda. Tapos pagising nyo sa morning, dahil sa gabi nagligpit kayo, ang ganda ng aura ng paligid ng makikita ng mata mo. You are cutting off. Nawawala ako? Hello? Hello? Andiyan pa po ba ako? Okay. Ako, naririnig ko yung sarili ko eh. Nakikita niyo pa ba ako? Mag-comment nga po kayo kung okay po ako yung... May sumasabotahe ata sa BSC. Ayan ang sinasabi ko. Kaya ako nung nakakaraan, sa totoo lamang po, natatamad ako mag-program. Hindi ko po alam. Oo, yung pagkatapos po nito, alam nyo, pag pinanood nyo ako ng... Kahit yung live ko every Sunday, pag pinanood nyo, umaano, nauutal-utal ang mga salita namin. Pero ano, clear na clear ako.
hayaan natin ang FB kasi hindi sila kumikita sa amin. Hayaan nyo, malalakad na po yung aming mga, alam nyo yung mga legalities na hinahanap po ng FB sa amin. Medyo naantala lang po kasi natagalan. Kaya po yung mga stars namin, kailangan mahabol po yun. Huwag kayong mag-alala, FB. Kung para makinabang kayo, huwag nyo muna kaming ganituhin. Alam nyo, patuloy naman kaming, nandito naman kami sa FB, hindi naman kami nawawala. Kung naaargabyado kayo, magsabi lamang po kayo kung magkano po ba per program ang pwede naming ibayad sa inyo. Huwag nyo lamang po kaming sinasabotahe. Magbabayad po kami. Kasi po, alam nyo, itong libreng kaalaman sa programa po ng BSC, nananawagan po ako sa FB. Alam nyo po, ito po, libre lamang po namin ginagawa itong mga pagbibigay ng mga impormasyon. Sana po, wag naman sana na, kasi 3 oras po ako nakaupo dito. Pagbigyan nyo naman po na, pagbigyan nyo naman po na kami nakapagbibigay ng mga kaalaman, na makakabuti po sa ating kapwa. Siguro naman po, kung sa yaman at yaman, sobrang yaman na po ninyo, FB, ibigay na po natin ito sa mahihirap yung konting panahon na nilalakad na po yung mga hinihingi nyo sa amin dokumento. Magkakaroon na po kayo ng kitaan po sa amin. Sana po wag ganyan. Mr. and Miss FB, kung kayo po ay nakukulangan po kayo sa amin dahil hindi po kami nagkakaroon ng stars, kasi hindi naman po kami nagkulang na kausapin kayo para sa mga ano po ba yung mga impormasyon at mga kailangan ninyo sa amin. Ayan, wag naman pong ganyan. Sana po hoping na hipuin kayo ng Panginoon Diyos na kami ay makapag-broadcast dito ng maayos, dahil dadating naman ang oras mananawa kayo sa ibabayad po namin ng mga stars. Dahil alam naman po namin 50% ng stars sa inyo naman po yun mapupunta. Ayan. Trolls ang nagsasabotahe sa inyo. Eh wala naman ako. Alam mo, Miss Alicia, wala naman kaming ginagawang masama dito sa amin broadcast communicators. Dito po sa BSC, puro mga impormasyon na maayos, mabubuti. At alam nyo, kasama natin ang Panginoon Diyos dito, kaya hindi po hahayaan ng Diyos na ako makat ako dito po sa aking pagpo-program. Dahil alam nyo, wala naman po akong ginagawang masama dito kung hindi nagbibigay ako ng kaukulang mga kaalaman para po sa ating lahat. Di po ba? Ayan. Thank you so much po for watching. Alam nyo, marami po akong, ayan, dito po. Ay, naku, sandali lamang po ah. Ayan. Wag naman po sana. Alam nyo, napakaganda po ng program namin dito sa Broadstream Cast Communicators. Kaya hinihiling ko po sa FB, wala nga kayong ginagawang masama, kaya sinasabotahe kayo. Ay, ganun ba? Kasi may malaki ang takot ko sa Lord. Eh, ibig sabihin, ang FB ba walang Diyos? Kaya ganun? Kaya kailangan ba gagawa ng masama para tangkilikin kami? Huwag naman po sanang ganun. Ito po, nananawagan ako sa inyong lahat. Na dito po sa Broadstream Cast Communicators, gumagawa po kami ng kabutihan para sa ating kapwa. Sana naman po pagbigyan kami lahat dito na nagbibigay po kami ng mga impormasyon para po sa ating mga kababayan. So proceed po tayo dun po sa mga asawang may mga nagger, nagseselo, seloso, bungangera, walang pinipiling oras, hindi nakukontento, nag-iisip ng masama sa kasama, pagdududa, pagmumura, pananakit. Eto po si Ate Lilian. Wala pong hangad ang aking programa dito po sa libreng kaalaman, kundi maging maayos po ang bawat isa sa atin. Maging maayos po ang pagsasama ng bawat isa. Maging maayos po ang pamilya ng bawat isa sa atin. Thank you so much for watching, Miss Dali Vidal, at sa lahat po ng mga
nagpa-participate at nanonood po dito sa aking programa. Thank you so much for watching sa inyong lahat, kay Ate Aida Selner, sa inyo pong lahat. At sana po nagkaroon ng magandang kapulutan ng mga, hindi po pulutan na kapulutan. Yung ibig sabihin, magkaroon po ng aral itong ating programa na libreng kaalaman kay Ate Lilian. Ma-spread po natin na kung meron po tayo mga kakulangan o pagkakamali sa ating mga buhay, sa pagkakaroon ng pamilya, meron pa po tayong pag-asa na mabuo, meron pa po tayong pag-asa na mabago. Mga kababayan ko, isama po natin at ilagay natin sa pagitan natin ang ating Panginoon Diyos. Hinding-hindi po tayo maliligaw, tandaan po natin lahat yan. At alam nyo, may nagtanong, bakit may nagmamadali, bakit hindi muna pag-aralan ang bawat kasama, ano kung ano ang mga gusto at kung ano ang mga ayaw. Eto po, ano ito eh, meron nag-PM sa akin, Ate Lilian, bukas po sa programa nyo, isa po ako sa manonood. Hindi po ako makakapanood ng live nyo, pero kasi may work po ako noon. Bawal po ang cellphone sa amin, pero gusto ko po, ma-share ko lamang po itong katanungan na ito. Bakit may mga couple na nagmamadali? Which is true. Bakit hindi muna nila pag-aralan ang mga attitude ng bawat isa bago sila magsama? Bakit po hindi muna nila pag-aralan ang gusto o ayaw ng bawat isa? Ito po, isa po yan sa nag-PM sa akin kagabi. Ngayon, tanong ko lamang po, mga kababayan ko, gusto ko po sumagot kayo. Gusto ko po mabasa sa komento ninyo. Kung nung araw po kayo ay dalaga pa or binata, syempre po ngayon may mga pamilya na. Ano po yung nagkaroon ng kalooban ninyo noon? Bakit gusto nyo ng mag-asawa? Bakit gusto nyo ng lumagay sa tahimik? Bakit, ayan, puro bakit na tanong ni Ate Lilian. Bakit may mga pagkakataon nga naman na hindi muna natin pinag-aralan kung tayo ba ay magtatagal? Kung tayo ba ay magkakasundo? Kasi po ako, may sasagot ako sa inyo live, ha? Kasi sa kaalamang ko, kung minsan yung bugso ng damdamin na akala nyo, wala nang katapusan yung naramdaman nyo yung oras na ito. Nagkaroon kayo ng pagmamahal sa isang saglitan na oras. Nagkaroon kayo ng parang isang bugso na parang napakaligaya, napakasaya. Pero ang hindi naiisip ng magsasama, may mga batang sisibol, masasaktan, at makikita at masasaksihan nila yung naging buhay ng isang pagpapamilya. Pero alam nyo, marami ako nakausap na mayroong mga nagpamilya na naging successful. Ayan, ako si Angelica Paz, nawawala din daw yung kanyang internet naman ang problema. Oo, hindi siya makapanood. Okay lang, Gadget, mamaya mapapanood nyo ng buong-buo ang aking programa. Sige lamang po kung saan tayo makakakuha ng, alam nyo yun, ng koneksyon. Ako, tatlo ang cellphone ko. Sun, Smart, tsaka Globe. May sarili pong mga LTE yun. Pero ang hindi po maganda, kapag ka nawala akong converse, hindi ko magamit yung LTE ng tatlong oras kasi bigla tayong mawawala. Pwede lang siya siguro yung mga pang 30 minutes, ang oras na gamit nyo. Tsaka yung hindi program, yung mga pang tugtog lang, pang alam nyo na, pang YouTube, para meron kayong pakikinggan o mapapanood nyo sa TikTok. Ganun lang siya pwede. Pero yung pag magpo-program, hindi po tumatagal yung LTE. O kaya minsan magpapaload ako, minsan nawawala. One time ko na sinubukan, di ba, natatandaan nyo? Tatlong oras, tatlong beses ako nawala. Nawalan akong converse, naubos yung data ko, naubos. Kaya hindi po pwede. So, hindi na po tayo magsasaya ng oras kasi ang oras po natin, alas 11:15 na po ng tanghali.
Magandang tanghali po sa araw ng Sabado na ito. At alam nyo, gusto ko kompletuhin nyo po yung pagsagot. Hindi bali na hindi ko makita sa komento nyo. Sagutin nyo lamang po itong aking mga katanungan. Kung bakit may mga couple na hindi nagtatagal ang kanilang pagsasama. Tama po ba yung sabi ni Ate Lian na nakadama kayo ng bugsong damdamin, nakadama kayo ng kasiyahan sa una niyong pagkikita, nakadama kayo ng ibang pakiramdam na hindi niyo na naiisip na napag-aralan na kung karapat dapat ba kayo magsama ng pangmatagalan. Kasi yung alam niyo pagkikita ng ilang saglit, ilang oras, ilang minuto, na nagkaroon kayo ng bugso na parang may gusto kayong gawin sa isa't isa, hindi po ganun ang tunay na pagmamahal. Yung nagkita lang, nag-eyeball, may nangyari na, hindi po yun eh. Alam niyo po yun, pag nanasa sa isa't isa yun, hindi po yun pagmamahal. Alam niyo yung pagmamahal, pinag-aaralan po ang damdamin yan. Pinag-aaralan nyo ang kalooban ninyo, ang puso ninyo, na kung ito po bang gagawin ninyo ay karapat-dapat. Unang-una, sa mata ng Panginoon. Pangalawa, sa inyong dalawang magsasama. Pangatlo, sa mga lalabas na mga magiging anak ninyo. Pang-apat, kaaya-aya ba ang pagsasama ninyo na kung pagka lumabas ang babae, magsusumbong sa barkada. Pagkausap ang lalaki naman, nagpunta sa inuman, nalasing, isiniwalat ang problema niya sa kanyang may bahay. Hindi po dapat ganon, di po ba? Dapat, hindi po ang babae nagsasalita ng problema niya sa mga kaibigan. Lalo ko yung makakausap, isang Marisol at isang Marites, patay kang bata ka dyan. Daig mo pa ang na-inquirer, daig mo pa ang na-GMA, daig mo pa ang na-ABS-CBN. Kapag ang nakausap mong kaibigan, e isang Marites at Marisol, hindi po dapat. Kung kayo po ay nagsasama bilang isang mag-asawa, wala pong dapat makaalam kahit na ang inyong mga anak kung hindi kayong dalawa lamang. Nagtataka nga po ako eh. May mga kaibigan na mas kampante silang kinakausap ang mga naging kumare, kumpadre, kesa ang kausapin yung taong nakakasama niya sa higaan, nakakasama niya sa araw-araw niyang buhay. Alam niyo mga kababayan ko, sa buhay natin, meron akong isang aral na sasabihin sa inyo. Kung bakit kung minsan naliligaw tayo, hindi po natatama sa kausap natin ang mga nagiging paksa o ang mga nagkakaroon ng mga, alam niyo may mga tao na mas kampante silang kausap ang kaibigan kesa sa Diyos. Oh, ayan. Alam niyo, kahapon meron akong kasamang isang kaibigan na meron siyang sakit. Parang ang pakiramdam niya terminal. Alam niyo itong kaibigan ko na ito, kung sasabihin na buong mundo, na around the world niya na po eh, pinalasap na po sa kanya ng Panginoon Diyos ang sarap ng isang buhay. Ngayon kung bakit ko po siya naging kaibigan, meron po kasing aral na nakapaloob. Si Ate Lilian, simpleng Ate Lilian, titignan nyo akong... Ito, iyayabang ko sa inyo. Dito ako mayabang. May mga tao, hindi ko alam bakit po itinatapat po o naaayon po na nakakausap ko po ang mga taong ganito. Lahat ng bagay meron sila. Pero wala silang Diyos. Pero si Ate Lilian, hindi baling mawala yan lahat ng material na bagay. Pero ang Diyos, nandito po yan, nakatira sa puso ko. Siya po yung araw-gabi kong kausap. Siya po yung karelasyon ko. Maya-maya, meron ako nararamdaman, Lord, hindi ko gusto tong pakiramdam na to. Alam nyo, idadivert ng Lord sa akin. Ibang isip. Ibang pag-iisip. Mawawala yung nararamdaman ko. Meron na,
meron ako maaalala na iba na magiging busy ako doon. Subukan niyong gawin yun. Subukan niyong isama ang ating Panginoon Diyos sa inyong buhay. Walang kahirap-hirap. Wala kayong mararamdaman ni anumang mga masasamang pakiramdam. Iwawaksin ng Lord lahat yan. Sandali lamang po at iinom si Ate Lilia ng ginger tea. Alam niyo, pag ako nagpo-program, ayoko may nasasayang na oras. Okay. Kung sa buhay po natin, sinasabi ng iba, bakit ako, Ate Lilian, hindi ko naranasan yung buhay na masagana, yung buhay na yung kahit konti meron ako. Alam niyo, sagot ko agad, mahal ka ni God eh. Baka pag pinarana sa iyo yung magkaroon ka, makalimutan mo na siya. Baka pag pinarana sa iyo ni Lord, magkaroon ka ng sasakyan, ang isip mo, puro larga dito, larga doon, may pupuntahan ka, hindi mo na siya naalala. Alam mo, nung bumaba ang Panginoong Jesus dito sa lupa, ang una niyang mga kinasama, mga taong mahihirap. Kasi ang mga taong mahihirap, hindi nawawala ang kalooban ng Diyos dyan eh. Alam nyo, dahil nagugutom sila, Lord, bigyan mo po ako ng kakainin. Lord, may sakit po ang anak ko, Lord. Walang laman ang bibig nila at ang isip at puso. Nasa Lord. Eh yung mayaman, ha, magmamadyong ako, pupunta ako sa casino mamaya. Meron akong babaeng ikaka-eyeball, eye to eye. Meron akong ganito, bibili ako ng building, magpapagawa ko. Anong kaisipan ng taong meron? Kaya ang nangyayari, pagka yung paalis na sila sa mundo, nagkakaroon na sila ng fear. Kung saan nila iiwan, ang kanilang mga maiiwan dahil wala naman silang madadala. Di po ba? Kaya si Ate Lilian, eto lang ako. Ano man meron dumadating sa akin, hindi ako nagtitira sa akin. Natutunan ko yan sa asawa ko. Tamo nung umalis siya, iniwan niya lahat sa mga kapatid niya kung ano man yung mga mamanahin niya. Andinala niya yung mabuti niyang puso. Yun ang hinandog niya sa Lord. Mahahandog mo ba ang Omega Watch? Mahahandog mo ba ang 24 karat na makapal na kwintas? Mahahandog mo ba ang may mga karat na bato? Hindi. Ang maihahandog natin sa Panginoon Diyos, yung mabuti nating puso at ang makakapagligtas sa atin, mga kababayan ko, take down notes. Hindi po ang mabuting gawa. Hindi ka ililigtas ng Diyos sa mabuting gawa. Ang makakapagligtas sa iyo, yung pananampalataya mo at pagtitiwala mo na merong isang Diyos na makasama ka sa buhay. Yun! Kaya ako, ginagawa ko ito, nagpapamigay ako, wala akong tinitira sa akin. Mabuting gawa yun, which is yun naman ang binili niya. Binili ng Lord, gumawa tayo ng mabuti, pero hindi niya sinabi na ang paggawa ng maganda, yun ang makakapagligtas sa atin. Hindi. Sabi niya, gumawa ka ng mabuti, mahalin mo ang iyong kapwa. Yan ang ibinili ng Diyos. Eto, naiiba kasi ang tao eh. Naiiba ng thinking. Naiiba ng kaalaman. Ang sabi ng Lord, ibigin mo ko ng higit sa lahat. Ibigin mo ko ng buong pag-ibig, buong buhay, buong kaluluwa, buong puso mo. Buong kaisipan, buong kalakasan, buong katapatan, buong pananampalataya. Ang utos niya, ang habilin niya, mahalin mo ang iyong kapwa ng gaya sa iyong sarili. Yan ang bilin ng Lord na gusto niya ang kalooban natin. Yan ang gagawin natin. Okay? Pero pagdating sa kaligtasan, mga kababayan ko, hindi tayo maliligtas ng gawa lang na mabuti. Maliligtas tayo kung ang Panginoon Diyos tatanggapin natin, bubuksan natin ng buong puso ang ating kaloob-looban, tatanggapin natin siya ng buong puso,
mananampalataya tayo ng buong buo na may katapatan sa Kanya. Accept the Lord God na siya yung buong yung buong pananampalataya at buong pagtitiwala natin, na siya yung pinaniniwalaan natin na ating Panginoon Diyos. Yun ang magliligtas sa atin lahat. O baka hindi nyo pa po naiintindihan, ha? Ang magliligtas po sa atin, yung acceptance, inaccept natin ang ating Panginoon Diyos ng buong pananampalataya, buong pagtitiwala. Inaccept natin siya, tinatanggap natin siya na ating Panginoon Diyos at tagapagligtas. Yun ang magliligtas po sa atin. Pero yung gawang mabuti, yun po yung hinabili niya. Yun po yung susundin natin ng kalooban na para po tayo ay makagawa ng mabuti sa kapwa. Ayun. Magkakasama po yun. Pero ang iba po kasi, gumagawa naman ako ng charity. Ililigtas na ako ng Diyos niya. Pero yung yung pinaniniwalaan niyang Diyos, iba. Ang pinaniniwalaan niya, yung charity niya. Iba po yun, mga kababayan ko. Isang panahon, maliliwanagan po tayong lahat kung ano yung mga dapat nating gawin at dapat nating paniwalaan. Ayan. Pero hindi ko po kayo bibiglain. Kasi si Ate Lilian, alam na alam ko na po kung anong oras man, kung saan man, alam ko kung saan ako patutungo, dahil ako po, buong puso po ako humihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon Diyos sa tuwing ako po ay magkakasala. Yan po yung gusto niya. Repentance. Tanggalin po natin lahat ng nakaipo na galit, pagdaramdam dito sa puso. Alam niyo po ba yon? Ibigay natin sa Lord kung ano man yung nakatanim dito sa ating mga puso. Kailangan malinis yan. Hindi niyo po maa-accept ang Lord kung meron po kayong mga galit dyan. Hindi po. May harang, may hindrance eh. Ang gusto ng Lord, kung hihingi tayo ng kapatawaran sa Kanya, wala na po kayong taong wala na po kayong iiwan sa dibdib nyo na taong may kagalit kayo. Sabi nga niya, mahalin ang kaaway. Kung po pwede lamang po, humility, ibaba po natin ang ating sarili hanggang sa kung ano yung makakaya nating ibaba. Magpakumbaba po tayo sa ating kapwa. Magpakumbaba po tayo sa ano man na ginagawa natin. Yan ang gusto ng Panginoon Diyos. Dahil, sabi nga, napakahirap sumunod sa 10 utos ng Lord. Napakahirap gawin yung kinapapalooban ng 10 utos. Pero mga kapatid, wala po tayong choice kung hindi gawin yung kung gusto natin tayo ay maligtas. Gawin po natin. Mahihirap na bagay nga eh. O, eto lamang po yan. Kuminsan, napapaisip po si Ate Lilian. May mga babaeng binubugbog na ng asawa. Pero ang salita, pag na-interview ko, Ate Lilian, hindi ko siya maiwan. Mahal na mahal ko siya kahit sinasaktan ako. Totoo po ito o hindi? Kasi nasa kanya buhay ko. Okay. Pag namatay ka ba, sa kanya ka pupunta? Yun ang lagi ko sinasabi. Pag nawala ka sa mundo na to, doon ka ba sa minahal mo, doon ka pupunta? Pero pagka ang tao mamamatay, Lord, gusto ko sa langit, ayoko sa impyerno. Pero hanggang may buhay at malakas, inuubos ang pagmamahal sa isang tao lang na hindi siya kailanman na minahal. Nakita niyo ang tao, di po ba? Tama po ba ako o mali? Samantalang tayo, minahal tayo ng Panginoon Diyos ng unconditional love. Pero bakit hindi natin maibigay sa Lord? Maibalik sa Kanya yung pagmamahal na pinagkaloob niya sa atin. Tao lang yan eh. Tao. Hindi tayo dyan babalik. Nilagay tayo ng Panginoon dito sa mundo na to. Mga kababayan ko, sa Panginoon din tayo babalik.
pag natapos ang ating mga buhay. Sinabi ng Lord, binigyan tayo ng kapartner. Mahalin natin yan. Paglingkuran. Ibigay natin yung best natin na pagmamahal para sa Kanya. Pero nevertheless, iiwan na natin yung pagmamahal at pagkilala sa atin, Panginoon Diyos. Hindi po. Dahil habang kasama natin ang Panginoon Diyos, habang tayo ay may pusong mapagmahal, ibibigay niya yon para dito sa minamahal natin. Kasama natin ang Lord na magmamahal sa ating mga mahal sa buhay. Yan po ang hindi na iintindihan ng ating mga kababayan. Doon po naman sa mga nakakaunawa at nasa kanila ang Lord, alam ko naman po yun, na alam nyo kung ano yung sinasabi ko. At doon po naman sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon Diyos, ito na po yung mga panahon para alayan natin ang pagmamahalan, Lord. Ibigay natin ang buong buhay natin, buong pag-ibig, buong kaluluwa, buong katapatan, buong pananampalataya. Ito na po yung panahon. Kailan pa? Pagka yung sinabi ng doktor, may taning na buhay mo, tsaka mo lang maaalala ang Lord. Sana po hindi ganun, mga kababayan ko. Sana, pagmulat ng ating mga mata nung tayo'y isinilang, namumulat na tayo sa mga kaalaman na dapat kasama na natin ang Panginoon Diyos para tayo po ang mga buhay natin maging masagana tayo dito sa lupa dahil kasama natin siya. Ano ba akala ng mga kababayan ko na pagka minahal natin ng Lord, di na tayo pwede magmahal? Mas higit! Tuturuan pa tayo ng Lord kung ano ang gagawin natin para tayo ay hindi iwan ang ating mahal sa buhay. Tuturuan tayo ng Lord kung paano natin mamahalin. Tuturuan tayo ng Lord kung ano yung mga dapat natin maging obligasyon sa ating asawa habang kasama natin siya. Di po ba? Amen? Ganyan po kadakila ang ating Panginoon Diyos. Kaya wag po tayong mawala ng pag-asa na tayo po ay ganito lamang ang buhay natin. Pinakamasarap. Hindi po ang material na bagay. Alam niyo mga kababayan ko, ang pinakamasarap, meron tayong Diyos na dinadakila sa araw-araw nating pamumuhay. Okay. O, tapos na tayo ha. Doon sa mga yung nagiging lason sa pagsasama ng mag-asawa, iwaksin na po natin yung masasamang gawa. Mag-usap po tayo bago tayo matutulog sa gabi. Tayo na lang. Tayo ang mag-uusap, hindi po sa kaibigan o sa barkada. Wala pong makakaresolba ng problema ng mag-asawa kung hindi silang may problema. Okay? Nakapagbigay po ba si Ate Lilia ng mabuting mga kaalaman? Amen? Di po ba? Okay. Doon po sa may mga sakit na diabetic. Ayan, dito na po tayo sa mga pagtuturo. Mag-take down notes po, mga kababayan ko. Dahil ito po ay walang bayad. Iinom lamang po ako. Okay. Dito po sa libreng kaalaman kay Ate Lilian. Nako, alam niyo po ba itong topic natin? Meron akong itatopic mamaya na pinakamahalaga sa mga kalalakihan. Kaya doon po sa mga kalalakihan na nanonood sa akin ngayon, gusto niyo po ba magkaroon ng magandang sex drive? Meron po mga formula sa Ate Lilian na ituturo sa mga kalalakihan, especially sa mga diabetic na tao. Ayan, mapababae, mapalalaki, kapag ka nawawala na po itong inyong mga... Kasi, sa napag-aralan ko sa mga nakakausap ko, mga kababayan ko, nagkakaroon ng mga pangangapit bahay si kalalakihan dahil sa may mga kakulangan na si kababaihan. Ngayon, kung gusto niyo po na maging masaya ang inyong buhay, makinig lamang po kayo, manood ng libreng kaalaman kay Ate Lilian. At may ituturo ako ng mga formula, napakadaling formula nitong ituturo ni Ate Lilian sa inyo para kayo ay magkaroon ng
magandang pakiramdam sa inyong mga partnership. Pero bago po ang lahat, mag-iipon tayo ng viewers. Dito muna tayo sa diabetic, okay? At saka po doon sa mga importante po kasi ito. Paano kayo magkakaroon ng magandang sex drive kung kayo ay mataas ang cholesterol ninyo? Okay? Doon po sa mga may matataas na cholesterol, ayan. Paano natin pabababain ang mataas na cholesterol? O, di po ba? Okay. Meron po tayong lemon. O, mag-take down notes. Sa mga matataas na cholesterol, yung lemon, isang buo ah. Isang buong lemon. Kung meron kayong pinakamatalim na... Uy, thank you so much for watching. Manuel, uy, bakit hindi ko nakikita dito? Ayan, sinasabi ko. Manuel Corpus, ako manood kayo, mamaya, maya-maya lang. Oliva Espinosa, thank you so much for watching. Ayan, kay Alicia Dalividal. Ayan, alam ko kung sino yung mga naka... Ayan, alam nyo, kay Ate Aida Selner, hindi kayo magsisising, nanood kayo ngayon. Kasi alam nyo, araw-araw, nananaliksik si Ate Rhea ng mga nakakausap. Araw-araw, kumukuha ko ng mga tips. Araw-araw, meron ako mga pinagagawa ko na itong matatagal na panahon. Pagka po sinisipag si Ate Rhea. Alam nyo, pasensya na kayo kasi alam nyo, hindi po 100, 200 lang ang ka-personal message ko dito. Libo-libo na kayo. Kaya doon po sa, pagka nag-i-scroll ako, ay hindi, naku, meron pala ako. Ang dami nyo, sobrang ang dami. Kaya doon po sa mga hindi ko nasasagot, hindi ko nababasa, pagpaumanhin nyo po. Dahil sa dami po ng obligasyon ni Ate Rhea, mamaya pagkatapos ko nito, may delivery naman ako. Meron ako seminar. Marami pong, alam nyo, maraming ginagawa si Ate Lilia na hindi nyo alam. Meron ako mga kausap, meron ako mga ginagawang mga product na dito ko lamang po yung ginagawa sa second floor ko. Okay? Take down notes nyo po, ah. Para po doon sa mga may matataas na cholesterol. Ito, hindi po kayo magbabayad. Wala po kayong doctor's fee dito. Lahat po libre. O, sa mga matataas po na cholesterol at mamaya po, pupunta tayo. Paano nyo maboost ang inyong mga sex drive, mapababae, mapalalaki. Alam nyo, ang dami tumatawag sa akin. Sobra. Buti na lang, hindi natotorete ang tenga ko kasi. Tatlong cellphone ko, iba-iba. Imagine nyo, meron tatawag. Kasi pag may kausap na ako, may ka-video call ako, hindi ko na masagot yung dalawa. So, yung dalawa tatawag sa number ko. Minsan nagsabay-sabay, nakakaturete po ng ano ha. Kasi gusto ko kayo lahat mabigyan ng mga, alam nyo, advices. Gusto ko hindi naman po pwedeng sabay-sabay. One at a time, okay? Magsulat po. Yung lemon, okay. Mas okay sa akin pagka green. Okay din naman pagka yellow. Okay, tanggalin nyo yung dulot-dulo. Hiwain ng pinakamanipis, okay? Tapos kumuha ng maliit lang ng konti sa isang lemon na ginger. Huwag namang mas malaki pa sa ginger, ano? Kung pwedeng, kung ano yung laki ng ginger, ay yung lemon, ganun kalaki yung ginger. Or mas maliit ng konti kung wala kayo ista kasi akong dami. 3 kilo yata yung inista kong ginger. Kasi may ginagawa po ako ngayon para sa mga rayoma. Pero hindi nyo siya maaamoy na luya. Amoy baby kayo. Ah, diba? Okay? Yung ginger, balatan. Pero ako kasi sabi ko dun sa kausap ko, Ate Lilian, ayoko na may balat, pero alam nyo, lahat ng prutas na may balat, nasa balat ang ano eh. Ako alam nyo, binabras ko lang yung labas, pero sinasama ko na yung balat eh. Alam nyo yung grater cheese, gadgarin nyo yung pino, okay? Okay. Lagyan nyo ng 4 na basong tubig.
pakuluan. Pakuluan nyo ng more or less, upon boiling ha, orasan nyo siya ng 5 to 10 minutes upon boiling. Okay. Okay? O, tapos nun, pagka kumulo na, syempre, may latak yun, di po ba? Okay. Ano tawag dito? Salain ninyo. Salain. Okay? Pagkasala ninyo, o, yun ang iinumin nyo, 2 kutsara bago mag-almusal, 2 kutsara bago mananghali, 2 kutsara bago maghapunan. Kung mayroong kayong merienda, 2 kutsara, basta gada meron kayong kakainin, 2 kutsara. O yan, advice ni Ate Lilian yan. Ayoko ng baso-baso. Kasi yung iba, kasi yung lasa. Hindi, eto, 2 kutsara. Yung empty stomach. O, para halimbawa, nauna na doon yung lemon. Ano ba ang, alam nyo, may benepisyo talaga ang lemon eh. Ano ba ang magandang benepisyo ng lemon? Nakakalma niya ang nerve. O, pagkakalmado ang nerve, yung sirkulasyon ng dugo ninyo, kalmado. O, diba? Nagbubo siya ng nutrient sa ating katawan. O, pagka yung nutrient natin sa katawan, naboost ng lemon, ano ang mababother sa'yo? Wala kang palpitation, maganda ang sirkulasyon ng dugo. Paanong tataas ang cholesterol mo kung ang sirkulasyon ng dugo mo ay maganda? Ayan, pinaliliwanag ko kung ano ang kagandahan ng lemon. Okay? O, eto pa. Maniniwala ba kayo na yung lemon nakakapagturo at nakakapagdulot ng magandang sex drive? Take down notes. Diba? O, isa pa. Nafefrese niya yung... Diba meron tayong butil na ganyang kalaki? Palakihan ngayon sa bawang. O, lagyan nyo na ng 1 butil na bawang yung pakukuluan ninyo kung kaya nyo. Dagdagan nyo na para po doon sa ano. O, okay, ha? Okay. So, doon naman sa mga diabetic. Ang unang-unang itinuturo ni Ate Lilian pagka-diabetic, exercise. Bakit? Kailangan kasi lumalabas yung ating pawis, nag-o-open up ang pores ng skin. O, ano lang kayo? Ganyan, basta itaas nyo kamay. O, tapos ganun. Kahit nakaupo kayo, pwede nyong... Pagka uupo kayo na nag-e-exercise, huwag yung nakasayad ang paa. Kailangan naka-elevate ang paa para pagka kinampay nyo yung paa nyo, maganda rin siyang exercises sa tuhod, especially sa mga nagtataglay ng arthritis at saka yung matataas ang uric acid. Ayan. Oh, take down notes kayo, ha? Paano? Kasi alam nyo kung minsan, minsan alam ko may mga viewers na ayaw pa ulit-ulit ang mga tinatalakay. Pero alam nyo, si Ate Lilian, kung ako tatanungin, gusto ko pa ulit-ulit gada magpo-program ako. Bakit? Kasi para nare-recall ninyo, ay oo nga, ito yung yung mga tamad mag-take down notes. Ayun yung nanood lang ngayon, panonoorin ko na lang ulit yung replay. Kaso ang nangyari, sa dami po ng program ko sa Saturday, ang dami ko na, imagine nyo, 2020 pa ako sa isang buwan, 4 beses. Sa isang buwan, sa isang taon, ilan yung 48 na program yun? O, saan nyo hahanapin doon yung tinalakay? Panonoorin nyo lahat yun. Kung nag-take down notes kayo, mayroon kayo isang notebook. Si Ate Lilian nga, Kaya yung kapal na notebook ko. Bumili ako niyan, 4. Kasi lahat ng pinoprogram ko, dito ko muna sinusulat. Bago ko binabasa sa inyo. Kasi syempre, meron tayong ano, para ito yung reminder. Nung nag-aaral tayo, mga kababayan ko, ba tayo may notebook?
para pagka examination sa natin binabasa yung reviewer, di ba, sa notebook. Ibalik po natin yun para tayo, lagyan nyo doon, oh, malaki, oh, o kaya i-pentel pen nyo, o kaya red, para sa mataas na kolesterol. Gamot para sa hindi tumaas ang sugar. Gamot para sa yung mga ganun ba, lagyan nyo na ng caption para alam nyo kung ano yung mga isinulat ninyo. Hindi kayo tatama rin maganap. Okay? O, tapos inhale, exhale. Lagi kong tinuturo ito sa morning bago tumayo pagkagising. Inhale, exhale. Mas mabagal, mas okay. Hindi po ba? 10 beses. O, kung kaya nyong 15, kung kaya nyong 20, so much the better, mas marami. Sa gabi, bago matulog, ano po ba ang hirap? Ano ang mahirap sa pag-inom ng tubig kung gusto nyong gumaling sa mga sakit ninyo? Nagtataka lamang po ako, mga kababayan ko. Meron po akong pinagalitan na pasyente nung nakaraang linggo. Ate Lilian, bakit tumaas na naman? Tatawagan ako. Tatawagan ako para magreklamo. Ate Lilian, tumaas na naman po yung diabetes ko eh. Tumaas na naman po yung cholesterol ko. Oh, hindi mo ba sinusunod yung mga ina-advise ko sa'yo? Minsan sinusunod ko, minsan hindi. Ang tanong ko, alam nyo, sister, gusto mo bang gumaling? Oo naman daw! Eh, ano gagawin ko sa'yo? Kung kaharap lang kita, sinabunutan kita, sabi ko. Eto lamang po yun. Bakit nagpapadoktor ang tao? Nagpapadoktor para mawala yung masamang pakiram. Eto, realidad po ah. Kung sino man po ang tatamaan, sad to say, pero kailangan kong sabihin. Bakit kayo nagpapacheck ng blood chemistry? Lalabas doon, ang sugar nyo 300, 400, 500. Bakit nagpapacheck ng cholesterol? Ang cholesterol 300, 400, 500. Ano normal ng cholesterol? 150 to 200, yun ang normal. Pag sumobra doon, mataas. Ano ang normal ng sugar? 100 to 110. Kasi pag 20, nakaabang ka na eh. O, bakit kami sugar na 300, 400, 500? Bakit kami cholesterol na kasing taas ng 300, 400, 500? Dahil sa maling gawa. Masasabi po ba natin tamang gawa yun? Hindi po. Maling gawa po yun, mga kababayan ko. Thank you so much for watching. Oliva Espinosa. Ayan. Pagka po tayo, hindi nakinig kay Ate Lilian o hindi kayo nakinig sa doktor. Actually, hindi ko po pinagpaparangalan sa inyo na magaling si Ate Lilian. Wala po akong galing. Kumukuha lamang po ako ng lakas na sinasabi ko sa inyo sa Lord. Lahat na sinasabi ko po dito, may mga salita po na sa kanya galing yon. At kung meron naman po ako ina-advise sa inyo, yun po yung mga naging karanasan ko para po bumuti ang kalusugan ng bawat isa sa atin. Okay lang sa akin, manood kayo, hindi kayo manood. Basta ako, nagawa ko po yung tungkulin ko bilang magbigay ng mga libreng kaalaman dito po kay Ate Lilian sa programa ko po sa Broadstreamcast Communicators. Okay. Pagka may diabetes kayo, kailangan, eto po, take down notes, pinapawisan. So, we need to exercise. Kung kayo po ay masasakit ang paa muscle, pwede kayo mag-exercise ng nakaupo. Kasi pag may programa ako na Sunday, nandun ako, nakatayo, makikita niyo yung kabuuan ko, di po ba, mga kababayan ko? So, ang mangyayari, doon po pwede ko kayong turuan ng kung kahit na konting ano. Kaya lang, pag nakaupo na ako doon, katakot-takot na request na po ng kanta, nakakalimutan ko na po magbigay sa inyo ng mga exercises na dapat.
Pero may pinaghahandaan ako. Gusto nyo ba mag-TikTok tayo pagka Sunday program? Yung TikTok, hindi po TikTok na malaswa. Yung tugtog lang ng TikTok, pero tuturuan ko kayo kung paano gumalaw ang inyong mga katawan, kung paano kayo pagpawisan. Dahil bago kayo mag-exercise, mga kababayan ko, iinom po tayo ng 2.6 liters ng warm water. Yun po yung gusto ni Ate Lilian na ipagawa sa inyo, na kung bakit parang lason po, hindi ninyo mainom ang warm water, na kung yun po ang magiging dahilan na maligtas kayo sa inyong mga dinadalang karamdaman. Oh my God! Ano ba ang gagawin ko sa inyong lahat, mga kababayan ko? Alam niyo po ba? Ayan na, magdadasal na ako sa inyo. Gawin niyo lamang po yung 2.6 liters ng tubig na maligamgam sa araw-araw niyong buhay. Yun po kasi yung maglilinis ng ating mga organ. May sakit na kayo o wala kayong sakit, gawin po ninyo. Pero dun po sa mga dinadialysis na Ate Aida Selner, alam ko po na may awareness kayo sa pag-inom ng dami ng tubig. Kasi po meron ako inalagaan na nagdadialysis. Ang tubig niya is isang baso lamang po sa loob ng 24 oras. Yun lamang po ang po pwedeng liquid na po pwedeng niyang ipasok sa katawan niya. Nakita nyo, kung kailan nyo gustong uminom ng tubig, tsaka naman yun ay bawal na bawal ninyong gawin. Bakit pagka hindi po bawal at pwede, ayaw ninyong gawin? Oh my God! ano po ba ang po pwede kong gawin sa inyo para po tayo ay sumunod sa tama, magkaroon po tayo ng maayos at magandang kalusugan, maging maganda po ang ating aura, wala po tayong magiging masamang pakiramdam, hindi po tayo magkakasakit sa lahat po ng katuruan ni Ate Lilian. Dito po sa libreng kaalaman kay Ate Lilian, oh Lord God, please, hipuin niyo po ang bawat isa sa amin na kami po ay magkaroon ng tamang pagsunod para po sa aming mga pangangatawan. O di po ba, mga kababayan ko, okay? Sa diabetic, ano po muna ang dapat gawin? Sa umaga, itaas ang paa ng 20 minutes. Nakadikit po ang puwitan sa wall. 20 minutes sa umaga, 20 minutes sa hating gabi bago matulog. Okay? O di po ba? Pagkatapos po itaas, bago kayo tumayo, inhale, exhale, 10 beses, 15 beses, so much the better, mas marami, 20 beses. Bakit po? Ano po ang ginagawa ng inhale at exhale? Saan po ba yung nakakabuti, Ate Lilian? Okay? Ang inhale, exhale po, nagkakaroon po tayo ng masagana at magandang hangin sa ating puso at sa ating baga, na nakapagdudulot po ng ating magandang paghinga. O ngayon, now you know, yung palang inhale, exhale, maganda pala yun sa puso at sa baga. Nice setting. Gawin po natin yung makakaganda sa ating buhay. Pero hindi po eh. Pag umaga, sino kaya yung nanood sa akin sa TikTok? Nakalimutan na mag-pray. Lumipas na yung oras para mag-almusal. Uy, meron ako mga... Ang tanong, mga kababayan ko, mahalaga po ba sa atin ang ating buhay? Mahalaga po ba sa atin ang ating kalusugan? Mahalaga po ba sa atin ang ating mga pamilya? Ngayon, kung may halaga, gawin ninyo at hindi nyo gawin ang mga advices ni Ate Lilian. It's all up to you. Di po ba? Okay lang ako. Nandito ako sa inyong harapan, nagtuturo ng mga mabubuti ninyong gawin. Pero kung ang susundin po ninyo ay yung mga nakakapagpasama po sa inyong health, it's all up to you. Hindi ko na po yan kasalanan.
Kasalanan nyo yan sa sarili nyo. Kasalanan nyo yan sa Diyos. Kapag kayo po ay nawala sa mundo na to, na hindi nyo minahal at binigyan pagpapahalaga ang inyong kalusugan. Dahil dinala po tayo ng ating Panginoon Diyos dito sa mundong ginagalawan natin, na may malinis tayong organ, may malinis tayong kaisipan, at may malinis tayong pagkatao at kaluluwa. Kung bumalik man po tayo sa Kanya, na tayo po ay naging masama, kayo po ang may gawa niyan, at hindi po si Ate Lilian, at hindi po ang Lord. So, be it! Kung kayo po ay nakahandang manood at sundin ang aking mga pagpapayo, maraming salamat po sa inyo. At kung kayo po ay patuloy ninyong gagawin ang inyong mga maling gawa, hindi ko po yun kasalanan. Nandito po si Ate Lilian. Hanggang kaya ko po at may hininga ako, dito nyo po ako mapapanood sa Libreng Kaalaman at sa Kantang Halian with Ate Lilian. Sabado at Linggo sa programa ko dito sa Broad Streamcast Communicators. Ayan po. So, doon po sa may mga tinataglay na diabetes. Para po hindi tumaas ang inyong sugar, gawin nyo po ang ina-advise ni Ate Lilian. Huwag kayong kumain ng mga isda na walang kaliskis. Umiwas po tayo sa mga alam natin na may asukal. Matatamis na bread, matatamis na suman, matatamis na candy. Meron naman po tayo mabibilan na sugar-free. Pero as much as possible, kung po pwede po natin gawing candy, lagyan po natin ang ginger ng stevia. Yun po yung sipsipin natin sa ating dila. Yun po yung makakaganda sa ating mga karamdaman. Mapa-diabetes, mapa-high cholesterol, maganda po yung ina-advise sa inyo ni Ate Lilian. Kasi alam nyo, kawawa kayo sa mga may diabetes, nananawagan ako sa mga may matataas na cholesterol, nananawagan po ako sa inyong lahat na kayo po ay sumunod. Sabi nga, nung nabubuhay pang asawa ko, listen and obey. Yan po yung pinalaki ko sa mga lahat ng nakasama ko, especially kay AC Mar. Sinabi ko sa kanya, makinig ka anak at sumunod, kasi yan ang ginawa ni Mami. Habang nakikinig ako sa pangaral, yun po yung isinasabuhay ko sa buhay ko. Alam niyo po ba yun, mga kababayan ko? Thank you so much for watching, Miss Cynthia Buste. Maraming salamat sa inyong panonood. Dito po sa Libreng Kaalaman kay Ate Lilian, alam nyo mga kababayan ko, may mga bagay na po pwede natin gawin at may mga bagay na hindi natin pwedeng gawin. Mga bagay na po pwede nating iwasan at mga bagay na po pwede nating... Ah, good morning po, Ma'am Lilian. Sabi po ni Ma'am Cynthia Buste, thank you so much for watching. Alam nyo, nalulungkot lamang po ako ang ikinalulungkot po ni Ate Lilian. Ito po yung mga pagkakataon na po pwede ninyong panoorin. Makakapulutan ninyo na mabubuting aral, mabubuting gawa, mabubuting pagsunod. Pero marami po sa kababayan natin na sineset aside nila kung saan nyo makakabuti po sa kanilang health. Alam nyo, hindi po dapat ganun. Kung meron po tayong doktor, kapitbahay, kasama sa bahay na makakapagturo po sa atin na mabuting pagkilala sa Diyos, mabuti natin gagawin sa ating health. Why not do it? Sundin po natin yun kung yun po ay para sa atin. Di po ba? So sa mga may diabetic, exercise po, inhale. Inhale, exhale ng 10, 15, 20 times. Kung mas marami, mas maganda. Sa morning po yan, ha? Tsaka sa gabi. Morning bago kumain, evening bago matulog. Uminom po tayo ng warm water na 2.6 liters. Hindi po ako magsasawang sabihin ito kahit kasawaan ninyo ako. Paulit-ulit ko po ibibilin kung ano po yung makakabuti. Hanggang sa mabingi na po kayo sa kakasalita ni Ate Lilian dito sa programa ko. Hanggang sa hindi nyo na po gustong makinig, pero napakinggan nyo po ako minsan. Gawin po ninyo yun.
hindi po ako magagalit kahit hindi nyo ako panoorin. Kahit nga wala akong viewers, magpo-program at magpo-program po ako dito. Bakit po? Kasi may mga kasabihan po na kahit hindi ka iniintindi ng tao ngayon, dadating ang panahon at pagkakataon, isang araw, masusumpungan nila na hanapin ka at mapakinggan ka. Parang sa Lord. Di po ba? Dahil may mga taong nagisnan nila ang marangyang pamumuhay. So, sinet aside nila ang Diyos. Parang si Job. O, di nung kinuha lahat yung mga, o ano yung meron siya, binawi ng Lord. Nakilala niya ang Diyos. Pero higit sa lahat, nang makilala niya ang Panginoon Diyos, doon niya ibinuhos at ginawa ang mas higit na mabuti at kabutihan. Di po ba? Eh bakit iintayin pa natin bawiin yun? Kung meron naman pong pagkakataon na gawin na natin, na masarap ang buhay natin na kasama siya, pinaka-the best yun. Kasi alam nyo kung bakit ko sinasabi? Kasi pag masarap ang buhay nyo at masagana kayo, magagawa nyo yung binili niya na magbigay kayo, gumawa kayo ng mabuti sa kapwa, hindi nyo sasarilinin kung ano man yung mga pagpapala na kinaloob ng Diyos. Pero hindi sinabi ng Diyos na gawin nyong Diyos ang pera at yaman. Wala po siyang biniling ganun. Ang sinasabi niya, kung ano meron ka, pahalagahan mo yan. At itulong mo sa nangangailangan. Pero uulitin ko na naman, mga kababayan ko, ang kaligtasan po natin, hindi doon sa ginawa natin na nagpakain tayo, nagbigay tayo sa charity, ha? Ang kaligtasan po natin ay naaayon po sa kung paano natin tinanggap ang Panginoon, nagtiwala po tayo at nanampalataya sa Kanya. Yun po ang magbibigay ng ano, ng kaligtasan sa ating lahat. Okay? Ano po yung mga bawal sa diabetic? Ang bawal po sa mga matataas ang sugar, yung may mga walang kaliskis na isda. Kailangan ang kakainin po natin yung may mga kaliskis lang, ha? Hito, bawal yan. Dalag, pwede, kasi may kaliskis ang dalag. Bangos, ayan. Pero yung mga walang kaliskis, bawal po yan sa diabetic. So, ano po yung mga dapat nating gawin pagka tayo po ay diabetic? Exercise, thank you so much. Pepe Remulla Yumol is watching. Magandang araw po ng Sabado. Okay, doon po sa may mga problema sa kanilang mataas na kolesterol, muli po, binili ni Ate Lilian, isang lemon, kasi laki ng lemon, hiwain, i-grade po natin yung luya, hugasan mabuti, pakuluan sa 4 na basong tubig, at yun po yung iinumin natin bago tayo kumain, 2 kutsara sa almusal, kung may merienda, 2 kutsara basa bago kakain, uunahin natin ang 2 kutsarang nilaga, pinakulo ang lemon, ginger, lagyan nyo na ng isang malaking ginger para pampababa po yon ng mataas na kolesterol. Kasi alam nyo, habang umiinom kayo ng mga maintenance gamot, ang pahihirapin nyo po dyan. Atay at ang inyong kidneys. Yung liver ninyo at kidneys, yan naman ang pipinsalain ng mga iniinom ninyong mga maintenance na gamot. Alam niyo, sa totoo lang, ang iniinom ko lang na gamot, yung iniinom ko, ha, yung binigay sa akin na yung para sa yung sa COVID, yung ivermectin, umiinom ako noon minsan sa isang buwan, isang beses. Pero nung kasalukuyan ng ano, weekly ako umiinom noon. Pero tingnan niyo si Ate Lilian, very healthy ako. Tapos, ang iniinom kong vitamin C, calamansi, lemon. Ang iniinom kong vitamin D, mga pagkain, na prutas. Umiinom ako ng mga juices na pakwan, melon, mansanas. Pwede nyo naman i-blender yan. Yun ang gawin yung mga juice, mga, alam nyo, yung mga organic na, lagyan nyo siya ng celery kung po pwede. Lagyan nyo siya ng maraming mga, alam nyo, inaakala nyo makakabuti po sa atin. Pero sa diabetic po, hindi ko po ituturo na
kumain kayo ng kumain ng mga prutas, especially yung mga matatamis. Pero kung doon naman po sa mga nag-start pa lang yung diabetes nila, medyo kumain kayo pero hindi po napakarami. Katulad po sa manggang hinog, isang pisngi o isang buto lang, isang araw yun sa maghapon. Huwag po natin gawin yung kain tayo ng kain na alam natin makakasama at makakapagpataas. Kung matutulungan po natin ang ating mga buhay na humaba, hindi tayo magkasakit. Sumunod lamang po kayo dito po sa mga libreng kaalaman kay Ate Lian. Okay, gusto nyo na po ba ituro ko sa inyo to boost your sex drive para po sa mga kalalakihan, sa mga kababaihan na nangingibang, nangingibang bahay, nangingibang mga kaisipan pa kung saan papatutungo ang mga utak, ang mga kaisipan para po makaraos lamang po doon sa kanilang mga, alam nyo na, yung mga pagnanasa para po mairaos ang kanilang mga pangkalalakihan. Sandali lamang po. Yan. Uminom lang ako sandali ng aking ginger tea. Okay. Doon po sa mga may problema po sa sex drive. Ayan. Ito po yung mga formula na isulat po ninyo para po, kung hindi man kayo ang gagawa, may mga kaibigan kayo na ito po yung mga, dito po sila na mga problema. Napakasimple po na gagawin. Simpleng-simple po. Okay. Meron po tayong, ano po ba sa Tagalog ang watermelon? Pakwan. Okay. Alam niyo po ba ang pakwan? Meron siyang natural na Viagra na maraming hindi nakakaalam. Ang pakwan po ay may natural Viagra. Masagana po siya sa nitrilin. Oh. Nakaka-relax po siya ng blood vessels. Nakaka-relax po siya ng takbo ng ating dugo. Nagpo-promote din siya ng healthy sex life. Yan po yung kaganapan ng pakwan. Pero doon po naman po sa mga matataas ang sugar, nagtataglay na po ng nag-aano na po sila ng insulin, umiinom na po sila ng metformin ba yun, yung para po sa pampababa ng sugar. Huwag po natin gawin ito ng madalas. Siguro po, pag naakala nyong mababa, tsaka lang po natin ito gawin. Kasi, yung pong gagawin nyo dito, meron po tayong lemon juice. Yung lemon juice, isang lemon juice po, slicing po natin yon, okay? Yung garlic, siguro, mag-ano kayo ng garlic, siguro mga apat na piraso na garlic. Isabay nyo po doon sa isang lemon juice, tsaka yung watermelon. Siguro po yung kalahating watermelon, kasi ako, hindi naman ako nagtitimpla ng ganito dahil para doon sa sex drive. Nagtitimpla po ako nito para meron akong juice para pang circulate ng dugo. Kasi ang garlic po contains allicin. Ayun, i-improve din siya ng sexual function. Ang garlic. Ayan. Both men and women po, para sa babae at para sa lalaki. Enhancing fertility rin po siya. Yung garlic. Garlic po ang pinag-uusapan natin dito, ha? Ang kagandahan pa po kasi nito, nakakatulong na siya sa sex drive, nakakapagpababa pa siya ng cholesterol, na e-enhance niya pa po na maging maganda ang flow ng ating blood. Nagkakaroon tayo ng good blood circulation. O di po ba? Ganun din yung lemon. Yung lemon, kinakalma niya yung nerve. Ano ba yung nerve? Di ba yung ugat? Yung mga nervous system natin, kinakalma niya. Pagkakalmado po ang nerve,
natin, maganda po ang sirkulasyon ng dugo. So, siyempre, pagka maganda lahat ng nararamdaman natin, yung fertilization po natin, nasa mood. Nasa moody. Ibig sabihin yung sex drive natin, nakamood po yung ano natin, yung pakiramdam. Hindi po tayo irritable. Kasi meron ako ng mga nakakausap na pag dumadating daw po yun, gustong-gusto niya daw yun, pero tumataas daw ang level ng cholesterol niya, na high blood siya. So, kaya nga po, ang kailangan natin dito, susunod po tayo sa tama. Okay? Meron tayong exercises sa umaga. Inhale, exhale. Iwasan natin yung mga pagkain na makakapagpataas ng sugar at saka cholesterol. At alam naman po natin kung ano yan. So, timplahin po natin to watermelon, garlic, at saka lemon juice. Yung isang lemon juice, i-ano po natin yun, yung pinaka-juice niya, i-salain. Tapos yung garlic, gawin nating apat. Tapos yung pinaka, ano tawag dito, watermelon, kunin natin yung kalahati nun, ilagay po natin sa blender. Lagyan natin siya ng isa o dalawang basong tubig. I-ano natin, i-blender po natin siya. O, tapos po yun yung inumin nyo, isang baso sa umaga, isang baso sa gabi. Ayun na po yun. Pero huwag nyo laging gagawin to. Huwag nyo palaging gagawin. Gawin nyo lamang po ito ng 7 consecutive days. Tapos po nun, pahinga sa susunod na buwan naman ulit. Umaga at gabi po ah. Umaga at gabi ng 7 consecutive days, buong linggo. Tapos nun, pahinga ng 3 linggo. Then, the next month na naman, gawin nyo ito. Hanggang sa ma-regular na po yung inyong sex drive, ma-enhance na po yung inyong pakiramdam, na maging maganda po yung takbo ng yung flow ng inyong blood circulation. Ayan. Isang health tips po yan ni Ate Lian. Doon po naman sa hindi maintindihan, pwede nyo po ako i-PM. Doon po sa hindi maintindihan, pwede nyo po akong tawagan. Meron po tayong messenger, meron po akong cell number. Ayan. Ito yung pinaka-importante. Magaling nga kayo sa sex drive kung kayo naman po ay napapanot. Naku, hindi po ako po pwedeng sumagot. At ako'y may programa. Hala, bakit malakas? Naku, sorry po ah. Hindi po ako makaka... May program po ako. Hindi po ako makakasagot. Teka po. I-share ko po si Marden. Ayan. Miss Marden, hindi ako makakasagot sa iyo kasi may program ako. Ayan. Hindi ako makakasagot ng call mo. Kung importante yan after ng program ko. Mars, may program ako. Libreng kaalaman kay Ate Lian. Naka-live ako. Hindi kita masasagot. Start ako ng 10 a.m. to 1 p.m. every Saturday. Panoorin mo na lang ako ngayon. Kung may konting ano, ibibilin ka mamaya after ng program ko, tawagan mo ako. 1 o'clock ang tapos ni Ate Lian, ha? Okay. Doon naman po sa mga naglalagas na buhok. Ayan. Panoorin mo ako, Mars. Thank you so much for watching. Naglalagas na buhok, yung mga nakakalbo, meron po akong formulation sa inyo. Okay, take down notes po ah. Meron po kasi ang nakasama ko siguro 3 weeks ago. Nakasama ko, wag maingay, naririnig ko kayo. Meron po akong mga nakasama 3 weeks ago. Gandang-ganda sila sa buhok ko. Kasi daw sila na allergy yata sa hair dye. Nakakabili yata po sila ng mga mura. Thank you so much, Mars, for watching. Okay, doon po sa mga naglalagas na buhok, ito po ang gagawin nyo. Kumuha kayo ng guava leaves, yung medyo malalaki na, ayan, mga 5 piraso. Guava leaves, hugasan mabuti. Tapos po, Mars, may message ako sa iyo after na live broadcast.
Sin, paki-check sa Messenger. Thanks, stay safe. Ayan. Sorry, hindi kita nasagot. Naka-live ako. Okay, love you, Mars. Love you. Sige, babasahin ko mamaya. Doon po, oh, mag-take down notes po kayo. Doon po, meron ako ituturo sa inyo shampoo. Isa-shampoo nyo ito, ha. Gagawin nyo ito 2 times a week lang. Halimbawa, nag-start kayo ng Lunes, ang ulit nun, Webis ulit. Kung nag-start kayo ng Tuesday, ang ulit nun, Tuesday, pwedeng Saturday. Kung nag-start kayo ng Wednesday, ang ulit nun, Sunday. O basta, 2 times a week nyo lang gagawin ito, ha? Okay. Take down notes, kasi napakahalaga nito. Kung meron kayong, ako meron akong puno ng bayaba sa labas. Kung meron mga may problema dyan na walang puno ng bayabas. Si Ate Lilia naman po, hindi ako maramot, basta makakatulong. Alam nyo po yung puno ng bayabas ko, mangingilabot kayo sa bunga. Hitik na hitik. Kinausap ko yon kasi yung gilid ng bahay ko, daanan nyo ng tricycle, meron akong garden na maliit. Yumuko siya, yung pinakasanga, yumuko. So lahat ng dumadaan, nang hihinayang kasi inaabot lang ng mga bata yung mga sanga kasi talagang hitik siya sa bunga. Ngayon, isang panahon, meron ako inutusan, pinakat ko yung nakaganon sa kalsada. Alam nyo, hininas ko yung puno ng bayaba. Sabi ko sa kanya, mula sa oras na ito, yayabong ang bunga mo, tutubo ang mga sanga mo, hindi ka lalagpas sa kalsada. Ang gagawin mo, ang mga sanga mo puro pataas, hanggang umabot doon sa second floor kong bintana. Alam nyo, nakakausap ang mga puno. Sinunod ako ng puno ng bayabas. Nandun siya nakadikit sa wall. Yung dalawang bintana ko sa second floor, nakaganyan yung kanyang sanga. Alam nyo, yun, nakakatawa. Hitik na hitik siya sa bunga at ang mga dahon niya, wow, talaga napakasariwa. Kaya, dun po sa mga namong problema, sa mga dahon ng bayabas, hindi ko po ipagdadamot sa inyo. Kung 2 times a week nyo lamang po itong gagawin, pero itong ibe-blender nyo to eh. Ibe-blender nyo to. Kung yung ibe-blender nyo ngayon, eh umabot ng 1 buwan. Kasi 2 times a week lang eh. Okay, eto ang mga ingredient ah. 5 dahon ng bayabas. Okay? Kung meron kayong virgin coconut oil, hindi po yung langis ng nyog na niluto, ah. Kailangan hindi po siya niluto. Yung virgin coconut oil or olive oil, 3 kutsara po, isama doon sa 5 dahon ng bayabas. Okay? 2 kutsarang aloe vera na juice ng aloe vera, isama po doon. Tapos po, kung meron kayong mabibila na, meron akong nabila na ano eh, parang Palmolive yun eh. Ang brand niya, yung shampoo niya is made of coconut. Kailangan kulay white ha, sayang. Kung pwede lang fresh bayabas ipadala dito, hihingi ako, sabi ni Marden. Eto, alam niyo, hindi ko ito itinuturo noon eh. Kaya lang, naawa ako doon sa naging nakilala ko sa San Pedro, Laguna. Nakita ko, gada magsusuklay siya, may gali. Yung breast niya napupuno ng buhok, talagang mabibilang mo na lang. Kung hindi nabibilang ang buhok, yung buhok niya mabibilang mo na lang. But Dali Vidal, may message ako sa messenger mo. Naku, parang uuwi ito. Alam ko uuwi yan. Sige, mamaya. Dali, Mars, may message daw si Marden. Ayan. 5 guava leaves. Hindi bunga, dahon ah. 3 kutsarang olive oil or virgin coconut oil, pwede po. Pag samasamahin sa blender, meron pong nabibiling blender na maliit o kung may blender kayong malaki. Tapos po, 1 cup na white shampoo. White shampoo po, 1 cup. Tapos lagyan po natin ng aloe vera, 2. Okay. Yun po, pag samasamahin lamang po yon, i-blender natin. Okay.
Basta sumunod lamang po tayo, mga kababayan ko. Sumunod po tayo, ha. I-blender nyo lamang po yon. Teka, may binabasa lang ako message. O yan. I-blender nyo lamang po yon. At gawin nyo yon. Pagka na-blender nyo na, napagsama-sama nyo na siya. Di po ba? Pag napagsama-sama nyo na siya, isalin nyo siya sa isang bottle. Bottle ng shampoo. Tapos yung matitira sa blender, medyo lagyan nyo ng konting tubig. Simulan nyo na yun na. Yun na yung ishampoo ninyo. Ibabad nyo siya ng 5 to 10 minutes bago nyo siya banlawan mabuti. I-massage nyo sa scalp, mga kababayan ko, ha. I-massage. Para po maramdaman ninyo yung kung paano titiba yung root. Mag-rooting kayo, i-massage sa rooting. Ayan. Tapos po nun, araw-araw, take down notes po, ah. Mag-ano kayo. Ako po, ang sikreto ni Ate Lilian, cream silk blue. Yun lamang po ang gamit ko, walang iba. Dalawang sachet, cream silk blue, yun ang sukat ko eh. Pagka ganito ang hair, pero sa mahaba ang hair, dagdagan nyo. Huwag nyong tipirin ang cream silk. Kasi, tsaka, pagka inilalagay nyo na siya, medyo imasads nyo sa hair. Hindi sa root. Ang imamasad sa root, yung shampoo na tinuro ko sa inyo. Ang imamasad nyo sa hair, yung conditioner na sinasabi ko sa inyo. Ayan. O, ayan ha. Meron na kayong health tips. Meron pa kayong tip para sa hindi kayo makakalbo. Kaya si Ate Lilian, tignan nyo yung routine ko. Tapos, alam nyo ba ang maganda? Ang sikreto ng dahon ng bayabas, napakaganda po niyan. Alam nyo kung bakit. Kasi, yung lalabas na, tignan nyo si Ate Lilian, nagtataka ako. Tignan nyo yung routine ni Ate Lilian, hindi po puti. Kung hindi, itim. Pati po si Dayan, sabi niya, pagka yung nagpapa-hair dye ako, sabi niya, ano ba kinagawa mo sa hair mo? Bakit kung may lumalabas, ako po kasi, hindi siya lalabas na yung ganun puti doon, hindi po eh. Lalabas po siya itim. Pero merong panahon na, yung itim na lumabas na yun, yun yung nagiging puti, pero iilan. Yun ang sekreto ng ituturo ko sa inyo kung paano hindi malagas ang inyong mga buhok. Isulat nyo na po yan. Alam nyo si Ate Lilian, hindi ko kayo paggagawain ng mga ingredient na hindi nyo kakayanin. Dito po, sa katuruan ko, sa libreng kaalaman, lahat ng matututunan nyo rito, naku, walang presyong mahal at kayo mismo ang gagawa. Ngayon, meron nagsuggest sa akin, Ate Lilian, siguro pagka kayo ang gagawa, mas effective. Sabi ko, ang dami ko ng product. Yun man lang, yan makakaawas na yan sa mga, alam nyo, yung mga tinuturo ko sa inyo, pampabeauty, yung mga tinitimpla para hindi kayo kumulubot. Yan yung mga pang ano. Kayang-kaya ko naman itong i-market eh. Kasi may ilalagay ako dito para, alam nyo, pampatagal na magagamit nyo siya as shampoo. Kaya lang, masalimuot po. Kasi may mga sukat siya. Tapos hindi naman sa lahat ng oras, meron akong katas ng aloe vera. Meron akong paso dito, siguro, 8 yung paso ko, puro aloe vera yun. Eh, hayaan nyo na para sa akin na lang yun. Yung tinuturo ko sa inyo, para sa inyo yun. At alam nyo, imarites nyo yan ha. Ipagsabi nyo, para makakatulong din kayo sa kapwa. Makakatulong din tayo sa iba na hindi nila alam. Naku, awang-awa ako dun sa mga nakakakita ko na nagpipiluka na lang. Ano ba tawag dun sa piluka? Yung nilalagay na buhok na ganyan. Yung iba nagpapa-extension, wag nyo pong gawin yun. Wag po natin gawin. Basta kung ano po yung makakabuti na i-a-advise ni Ate Lilian, yun po yung imarites nyo. At imarisol nyo na rin. Nag-aanyaya po si Ate Lilian ng mga marites. Ipagsabi nyo po ang programa ko. Ipagsabi nyo po na i-follow nyo ang BSC.
i-share nyo po ito sa lahat ng mga tao na gusto ko mapanood nila ang mga lahat ng mga programa dito sa Broadstreamcast Communicators at hindi nyo pagsisisihan. Ayan, teka po ah. Ayan, sige po. Basta yun lamang po at naku, marami pa ako ituturo sa inyo mga kababayan ko. Kaya lamang po, ayan, meron pong nag-ano sa akin. Sino sa inyo ang lahat naman tayo ang pagdating sa pagtatrabaho? Ano po ba ang gamit natin sa pagtatrabaho? Hindi po ba kamay? Okay? Doon po sa stiff. Ano po ba ang ibig sabihin ng stiff? Hindi maigalaw. Masikip yung hindi maibuka, hindi maisara, hindi ma-stretch. Okay? Ayan. Okay, ganito po. Tuturuan ko kayo ng stretching, ha? Okay? Oh. Ayan, ayan. Ayan, ha? Yung, ano tag dito? Inlalaki. Okay, 1, 2. Oh, ayan, sumunod po, ha? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 counts. Sa 4 repetition, gawin nyo yan ng 4 na beses sa 8 counts. Okay, okay. O, di na kaganyan, ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 4 repetition of 8. Okay, 1. O, yung parang L. Okay? 2. Nakasarado, ha? 3. 4, 5, 6, 7, 8. 4 repetition of 8. Okay. 1, 2, 3. Oh, 8 din yan. Okay. 1. Oh. Tapos close. 2. Close ulit. 3. Oh, hanggang 8. Tapos, etong dalawa lang. 1, 2, 3, 4, 5, oh, hanggang 8 counts yon ng 4 repetition ng puro 8 counts. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, balik tayo sa yung lahat. Okay, kailangan igagalaw nyo yan, oh, isa-isa, igagalaw nyo yan. Ganyan, igalaw nyo lang ng igalaw, stretching ang tawag po dyan. Oh, pagka natapos po yon, oh, pag ano tag dito, pag salukubin yung mga palad, o, ganun, no? O, tapos, iangat po natin, o, yan, o, tapos, alam nyo, o, yan, tapos, ibaba, tapos, side view, pero gumagalaw, tapos, bukas nga, ituturo ko to sa kantang halian, yung nakatayo ako para makikita nyo, ayan, o, ayan, o, o, tapos, ganun-ganun lang, ipagpag lang. Alam nyo kung bakit sa stiff, kung bakit po siya masikip galawin, kasi, ito, 16 hours. Diyos ko, mahal na Panginoon, huwag po natin ubusin na hindi gumagalaw ang ating buong katawan sa isang maghapon. Alam nyo, napakasarap. Napakasarap po na may functioning po ang daliri, ang kamay, ang arms, ang paa, ang tuhod. O kasi yan yung mga joint eh. O eto yung wrist. Tapos tumatama ako dito sa may ano eh. Ayan o. Di po ba? Kailangan lamang po natin galaw-galaw pagka may time. O, tas yung paa. Pagka po tayo umupo, kung hindi po natin kaya yung lumakad o tumakbo, kahit nandun lamang po tayo sa pwesto, umupo tayo sa high chair, yung naka-elevate ang paa, tapos ganun-ganun natin yung paa natin. Pati tuhod, yung mga arthritis, alam nyo, ang dami ko ituturo sa inyo. Mas gusto ko kasi nagtuturo ng live ako, ayan ang audience, ayan ang tao. Kaya po ako pag kami seminar, mas gusto ko po yung mas marami, mas maganda. Alam nyo po kung bakit? Pag nagse-seminar ako, 300 ng tao,
Yung 300 na yon magiging 150 na lang yung kasi maghaharapan. Yung hihingi ako ng partner-partner nyo, maghaharapan kayo, okay? Yung gagawin nung kapartner nyo na ituturo ko, halimbawa may tinuro ako kung paano yung saris, kung paano yung paghawak, nagtuturo po ako ng live for free. Nagtuturo ako ng live na therapy, wala akong sinisingil dahil hindi ko po gusto yung namemera ako ng kapwa. Kung meron ka nga, ipagkaloob mo pa sa kanila, itulong eh. Alam nyo, pag nagsiseminar ako, gustong-gusto ng mga tao, after ng seminar ko, ipapractice lang nila yon ng 1 month. After a month, meron na silang hanap buhay. O, eh kung ganun-ganun lang naman, hindi ka naman mag-o-opera eh. O, merong napilay, dadalhin sa'yo. Kung alam mo naman yung technique na tinuro ni Ate Lilia, o yun o. O, mapapatunog nyo yung wrist nyo sa simpleng kaalaman. O, basta naka-hold lang kayo. O, o, ganyan nyo lang yung wrist kung nawala, o. Kung nawala po sa timing o nawala sa lugar yung inyong mga wrist, alam nyo, babalik siya. Gawin nyo po yung 8 counts ng papunta sa kaliwa, 8 counts papunta sa kanan, pero nakahawak kayo sa wrist nyo, o. O, ayan. O, tanyo si Ate Lilian, wala po kaming filter dito, ha. Wala pong filter ang broad streamcast communicators. Tignan nyo ang kutis ni Ate Lilian. O dahil meron akong mga ginagawa na tinitimpla, may mga pamamaraan na po pwede ninyong gawin. Wala po kaming ano rito. Wala po kami. Bawal po ang filter sa amin. Dito po sa libreng kaalaman at kahit na ano pong program, wala po kaming ginagamit na filter dito. Tsaka po sa Kantanghalian, bawal po ang filter. Kasi kung ano yung nakikita nyo, ito po kami sa inyo. Na nakikita nyo kami naka-live sa TV, yung mga sinasabi po namin na live, totoo po ito. At yung mga napapanood ninyo, totoo po ito na kami ito. Wala pong falsification dito. Kami po ito, libre-libre kayong nakakapanood sa amin, di po ba? Ayan. Kaya ako, ang lagi ko pong pinananalangin at sinasabi sa inyo, sumunod lamang po kayo sa mga libreng kaalaman, sumunod lamang po kayo sa mga libreng impormasyon na naririnig ninyo at napapanood dito lamang po yan sa Broad Streamcast Communicators. Nakita nyo ba ako nagpapahinga? Ang pinakapahinga ko, eto o. Oh, iinom ako ng ginger tea. Ayan po, ang ginger tea. Ayan. Ayun yung tea o. Oh, yung ginger o. Oh, diba? Kasi ako, si Ate Lilian, pag may sinasabi, gusto ko lagi meron akong patutuo sa inyo. Ayan, ginger tea po yan. Oh. Ay, ang sarap. Yes! Yan po talaga yung face ni Ate Lilian. Walang filtered. Sabi ni Dali. Oh, ito kasi araw-araw, minsan may mga lakad kami. Ayan, nagkakapangipangita kami. Meron pong, teka muna. Nagpunta po dito ang Salaw family. Dinalaw nila ako, no. Parang after yata ng birthday ko yata, yun. Nawindang ako, dumating po si Ate Jean Salaw, si Sir Yud Salaw, yung aming president, at si Gino Salaw, okay? Ngayon, syempre po, nagkita-kita kami personally. Ayan. Talagang na-shock po ako kasi hindi ko pa po first time ko nakita nung si Ate Jean. Yung Salaw family first, kahit si Kuya Tony Salaw, naiwan kami nang hindi ko po siya nakita sa personal. Ito po ang istorya. Nung nasa hagdan, sabi ko, sino po sila? Ako, magpapakilala ako sa'yo. Sabi ni Ate Jean, tinanggal yung face mask niya. Sabi ko, kayo po ba si Ate Jean Salaw? Talagang hindi ko siya kilala. Okay. Nung nagkakita-kita kami, pinapasok ko dito, tanggal sila ng face mask. Nag-beso-beso kaming konti, nagpakilanlana, nandito kami. Sa matulis salita po, hindi naman sila nagtagal ng parang 30 minutes o 40 minutes. Nag-uwian na rin kasi meron din daw silang pupuntahan. Si Ma'am Ibramos, yung aking avid viewers, tinanong daw ako kay Gino. Sabi niya, uy, nakita niyo na sa personal si Ma'am Lilian.
Sabi raw ni Gino, kung ano nyo siya nakikita sa, eto, sa live, yun din ang itsura niya sa personal. Eto po ako. Wala pong kaduda-dudang si Ate Lilian po ang kausap ninyo. Okay? O, teka lang. Ang oras po natin ay alas 12:36. Marami pa po sana akong ituturo sa inyo. Naku, paano? Sandali po ah. Gusto niyo po ba na? Ay, teka lang. Kasi marami akong sinulat dito sa aking notebook. Ah, saka na to. Kasi, ah, okay. Okay. Dito na muna tayo. Kailangan to take down notes po ah. Okay. Gusto nyo po ba yung inyong mga kamay? Ayan, tingnan nyo yung kamay ni Ate Lian. At yung mga paa ninyo. Diba, minsan nakasandals tayo. Minsan, meron tayong parang pinagteklatan nung... Diba, meron tayong slipper na yung disipit, yung minsan yung rubber, nakakamantya sa paa. Okay. Gusto nyo ba maging smoothen ang inyong mga kamay at paa? Pagka kayo ay... Bawa... Meron kayong Tita Kids, maganda yung aura ng inyong skin. Pangpaalamang po ito at kamay ha, yung ituturo ni Ate Lian. Hindi ko po sinabi ito na sa face kasi iba po ang formula ni Ate Lian sa face. Kasi very sensitive ang ating skin sa ating face. Okay, ito po, whitening bleach po ito para sa kamay at paa. Take down notes po, baka mamaya may makabasa, hindi. Nilagay nyo lang whitening bleach. Hindi nyo nilagyan ng feet and tsaka hands. Patay, nilagay sa mukha. And iba po ang formula sa mukha at tsaka sa kamay at paa. Kasi ito po yung skin natin sa kamay, iba. Iba din sa paa. Okay? Isang kutsarang Nescafe. O kape, kahit anong kape. Isang kutsara ang pinag-uusapan dito. Ngayon, kung wala kayong isang kutsara, hatiin nyo na lang muna. Kalahating kutsara, 1 teaspoon. Okay? Kasi baka mabigla naman kayo, eh kasi may mga paa naman kasi ang lalaki. Diba? O, ngayon, nasa sa inyo. Basta ito yung timpla, ha? O, kalahati muna ng kutsara. Isang teaspoon ng kape, isang teaspoon ng sugar, kutsarita pinag-uusapan dito ha, isang kutsaritang baking soda, tapos 1/2 na juice ng lemon. Oh, sulat nyo na nga dalawa. Oh, doon naman sa isang kutsarang kape, isang kutsarang asukal, isang kutsarang baking soda, isang buo na ano to, lemon. Oh, ayan. Oh, alam nyo na ha. Sa isang kutsarita, 1/2 na lemon. Thank you so much for watching, Emilita Day. Ayan. O, eto. Paghaluin nyo, halo-halo. Yung walang tubig na ilalagay, walang tubig, basta gawin nyo lang siya na parang cream ang dating. Okay. Kape, hindi nyo iinom. Kape, asukal, baking soda, tsaka lemon. Isang kutsarita, tapos kalahating lemon. Sa isang kutsara, isang lemon. Na take down notes po ba ng buo? Okay. I-mix nyo. Oh, diyan lang kayo, magbantayan si Ate Lian, magpapajikas tayo. Meron ako magandang pajikas ngayon. Okay, Jose Luis Valiesca, thank you so much for watching. Na-mix nyo na, gano'n ha, mix nyo. Pagka naging parang cream na siya, hanggang dito lang siya sa wrist. O kung meron kayong parang peklat dyan, medyo itaas nyo na. Ayan. Ayan. Lagay nyo, ganyan. Ayan, ayan. O, diba? Ayan. Dito lang siya sa ibabaw, ha. Ayan, sa ibabaw. O. 5 minutes. O kung may tatawag, gusto ng medyo matagal, additional of 2 minutes. 7 minutes pwede. Hanggang 7 minutes. Okay.
Tapos banlawan. Kunyari, naglagay kayo dito, sinabay nyo na, bago kayo maligo, pati sa paa. 5 to 7 minutes. Pero kailangan, merong kayong parang lotion na may, yung moisturizing lotion. After nyong gawin yan, lagyan nyo ng moisturizing lotion. Naku, Diyos ko, Mio Pedrito. Ang ganda niyan. Do it twice a week lang, ha. Twice a week nyo lang yan gagawin. Huwag hindi pwede araw-araw naman. Huwag naman araw-araw. Twice a week nyo lang gawin. Siguro ang pinaka-the best na start nyo ng pagtitimpla, isa-isang kutsarita na lang muna. Para at least ma-try nyo kung effective or hindi. Pero hindi tayo nagma-magic. Naku, meron akong tinuruan. Te, pagkatapos ko tinitignan ko, ba't gusto magic? Gusto nila, pag tinuro ni Ate Lilian ngayon wala na silang kulubot, wala nang peklat, wala pong ganon. Kailangan, sabi nga, meron tayong tiyaga sa mga anumang gagawin natin, magtiyaga, sa huli, may biyaya. Biyayang pagkinis, tsaka alam nyo, yung skin nyo, hindi siya skin ng senior, kasi smoothen talaga naman. Napakaganda. Oh, di ba? Pag nilalagay nyo, wag, alibawa, meron, nalagyan nyo na, wag nyo i-massage ng pababa, ah. Massage nyo ng pataas hanggang sa malagyan nyo yung mga ibabaw. Tapos, leave it. O, dito naman, leave it for 5 to 7 minutes. Okay? O, ayan. O, sige. Mag-gigas tayo. Mag-gigas tayo ngayon. Okay, thank you for watching. O, mag-ready-ready sa mga kanina pa. Ate Aida, manood ka. Sumagot ka, Ate Aida, ha? Ayan. Okay, basta tayo. Meron akong tinuro kanina. O, ayan. Ano yun, eh? Tatlong klase ng ingredient ang ilalagay para sa pag-boost ng sex drive. Go! Ano yung tatlong ingredient na yun? Yun lang ang gusto ko makita. Yung tatlong ingredient for 50 pesos na Gcash. Ayan, mamaya meron akong surprise! Bago matapos ang program ni Ate Lilian, meron akong surprise sa inyo. Nako! Basta doon po sa mga nakatuon sa akin ngayon, nag-participate. Alam nyo, ganun lang yun, eh. Pagka nagtsatsaga tayo, marami tayong na-achieve, marami tayong natututunan, marami tayong nalalaman, marami tayong kaalaman na po pwede natin ma-share. Yung para ma-boost yung sex drive, ano yung tatlong ingredient na tinuro ni Ate Lilian? Go! 50 pesos na Gcash. Kaya dun sa mga hindi nakinig, ayan, diba? Naku, meron ako mamaya, magwa 100 tayo na Gcash. Tignan ko lang, kung talagang nakikinig kayo, at nagte-take down notes kayo, wala kayong hindi masasagot dito sa tinuturo ni Ate Lilian sa inyo. Ang kailangan ko lang po, yung tatlong ingredients para sa pamboost your sex drive. Yung para ma-boost yung sex drive nyo. Ano yung tinuro ni Ate Lilian na tatlong ingredient na magagawin ninyo para iinumin. Ayan. Go! Hala! Ibig sabihin, hindi ba kayo nanonood? Kanina pa ako nagsasalita. Sabi ko sa inyo, mag-take down notes. Wala pa ako nababasang sagot. Okay? Doon po sa mga nanood kanina, alam ko meron akong 4-5 viewers, eh, nakatutok po sa akin yan, eh, kanina pa. O, hindi po pwedeng hindi nyo yan masasagot. Ano yung tatlong ingredient na pagsasama-samahin natin na i-blender para iinumin yon? Gagawin natin yon ng 2 times a day.
pakwan lang po, natandaan ko. Tatlo yon, pinuro ko kanina. Oh, sabi ko pa, medyo, binasa ko pa kung ano yung mga benepisyo ng mga ilalagay natin, di ba? Okay, kung walang makasagot niyan, dito tayo sa pangalawang, oh, siguro naman doon sa naglalagas na buhok, natandaan nyo yung mga ingredient ni Ate Lilian. Ano yun eh? 1, 2, 3, 4. Oh, go! 50 pesos na GCash. Oh, ano yung mga ingredient na ilalagay natin para po doon sa mga naglalagas na buhok? Ayan. Mm. Sige lang, sumagot lamang po kayo. Iintayin ko yung sagot doon sa sex drive. Tsaka dito sa kung sino yung unang makakasagot, yon ang mananalo. Ay, Ma'am Chincha, mamaya ipadala mo sa akin yung ano, yung GCash number mo, ha? Nanalo to last week, tsaka si Pinay. Eh, kahapon lang ako nalagyan ng, kasi nagkaroon po ng problema yung ano na, yung GCash ko, naku, ang laki ng, ang laking katangahan ni Ate Lilian, Diyos ko. Hiningi ng GCash yung number ko doon sa cellphone. Ang intindi ko kasi, kasi ang unang GCash ko, Globe. Imagine nyo, yung laman ng GCash ko sa Globe, napunta yung laman ng GCash ko sa Smart. Ang laking kahihiyan. Diyos ko, talagang hindi po ako talaga marunong, mga kababayan ko. Nung hiningi, nasa Smart ko, hiningi ng Globe kung ano yung number na ginagamit ko sa GCash. Ang binigay ko, Globe. Sabi ko kay Maricar, bakit yung number ko sa, ay yung pera sa Globe napunta sa GCash, eh ang pera na lang parang, hindi ko malaman kung 71 pesos yung laman ng Globe, kasi nga hindi nga ako mapasukan dahil nagka-problema nga po ako doon. Yung pala, napapasukan ako sa ano, sa Smart, yung 0908. Kaya hindi ko makita yung mga pumapasok. Kahapon lang namin na-detect kagabi. Ay, Diyos ko, doon lang kagabi lumabas yung pera ko doon sa GCash ng Smart. Pinalitan ni Maricar. Sabi niya, hindi lalabas yung pera mo kasi ang pinasok mo dito, yung number mo sa Globe. Tingnan mo. Kumisa si Ate Lilian, hindi ko kasi naiintindihan yung sa GCash. Sila lang kasi gumawa noon eh. Kaya, sorry, Ma'am Chincha, na-delay. Tsaka, Pinay, na-delay yung GCash nyo, ha? Mamaya, mapapadala ko na. Promise. Wala pa rin sumasagot sa inyo. Grabe naman. Okay, Dali Vidal, naglalagas na hair 5. 5 pieces, ayan. 5 pieces na leaves ng bayabas, virgin coconut oil, kulay brook, cream silk. Hala! Naglalagas na hair, 5 pieces leaves, bayabas, virgin coconut oil. Eto ha. Okay. Yung cream silk na Blue Mars, pang ano na lang yon pagka yung gagamit tayo ng conditioner. Okay. Eto po ah. Unahan kayo. 5 pieces na guava leaves. Oh. Garlic. Isang garlic na malaki. O kung po pwedeng dagdagan nyo yung isa, gawin yung 3 garlic. O. Aloe vera, 2 kutsara. 3 kutsara na olive oil. Gusto ko buo ah. Tapos, maglalagay ng puting shampoo na 1 cup. Ayan, ibig sabihin ah, hindi nyo naiintindihan yung mga tinuturo ni Ate Lilian kasi hindi kayo nagsusulat. Okay. Para po sa mga nagkakaroon ng paglalagas ng buhok, yung hair loss, 5 pirasong dahon ng bayabas, 1 hanggang 3 garlic kung ano yung pagnanasa nyo na malagyan siya. Okay. 1 cup na puting shampoo, aloe vera, 2 kutsara,
at 3 kutsara ng either olive oil or yung tinatawag na virgin coconut oil. Ayan, okay, paunahan tayo. Dali yung kulay blue na cream silk, ano na lang yon, yun yung gagamitin natin pang conditioner. Pero ang talagang paghahalo-haloin na ibiblender po ito ha, 5 dahon ng bayabas. Oy, chincha buste, teka. Chincha buste. 1 big garlic, 5 guava leaves, 2 kutsarang aloe vera, 3 kutsarang olive oil, 1 cup white shampoo. Correct! Palakpakan po natin si Miss. Ayan! Chincha buste. Okay. Okay, anong oras na tayo ngayon? 12:51? Okay. O, 100 na Gcash. Ayan! Kanina po, nandito tayo sa sakit na diabetes. Okay. Ang sabi ni Ate Lilian, makinig mabuti ha. Lalagyan ko na to ng go ha. Okay, go. Okay. Doon po sa word na go, 100 na Gcash po ito. Yung napanalunan ni Ma'am Chincha, 50 lang. Ito, 100 na Gcash. Meron tayong 8 isda na bawal sa diabetic. Magbigay po tayo ng 5 walang kaliskis na isda na pinagbabawal ni Ate Lilian sa mga may sakit na diabetes. 5. Magbigay niyo ako ng 5 pangalan ng isda na yung walang kaliskis. Go! 100 na Gcash yan. Kanina sinambit ko po yan. 8 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bigyan niyo lang ako ng 5. Go! 100 na Gcash yan, mga kababayan ko. Okay. Hito lang natandaan ko. Basta yung walang kaliskis. Ayan. Yun yung number 1 eh. Oh. Bigyan nyo ako ng 5 sa 100 na Gcash. Ayan, may pagkakataon na kayong manalo ng 100 na Gcash. Kasi si Ma'am Chincha, mabilis talaga yan. Mag-isip lang kayo. Kahit na yung, ayan, oh, 100 na Gcash. Ito lang daw natandaan ni Ma'am Chincha Buste. Okay, kanina. Kaya ako sabi ko sa inyo, Mars, sumagot ka. Alam mo yung mga walang kaliskis na isda. Kaya ako, pagka nagpo-program ako, isa-isa nyo, pakikinggan nyo lang ako. O, di alam nyo, naku, kung nandito si Rubilin Gadjane, yun, mabilis din yun. Yung kasi, ang sekreto niya, Ma'am Lian, alam mo kung bakit ako mabilis makasagot? Kasi nililista ko po bawat detalye na sinasabi nyo. O, di ba? Ang nakakasaya, nakakatuwa. Ayan, ang oras po natin, 12:54 na po tayo. Ayan. Ika, nawala. Okay. Mars, kayang-kaya mo sagutin yan. 100 na Gcash. Sana si Pinay eh. Wala si Pinay eh. Alagay ko to. Busy-busy. Okay? O, dami kong tinuro sa inyo ha. Sana lang po, mga kababayan ko, sana po maging inspirasyon ang lahat ng mga katuroan ko sa inyo, sa pamumuhay ninyo, sa mga bagong mag-aasawa, sa mga couple na nagsasama-sama na. Meron po tayo mga babaguhin ng mga sistema. Itatama po natin ang mga naging kamalian. Humingi po tayo ng kapatawaran sa bawat isa. Yan po yung maia-advise ni Ate Lian. At alam nyo, gawin po natin kung ano yung tamang pagmamahal na yung sinumpaan po natin. At alam nyo yun, ito yung sinabi natin na ipinangako sa Lord eh.
na ito yung gagawin natin. Panghawakan po natin ang matuparan natin. Ayan, may sumagot na po. Si T. De La Cruz, sorry to, kaka-uwi lang namin. Nag-aya mag-lance sa labas, watching. Ayan! O, Tinay, baka ikaw makasagot. Magbigay ka ng 5 isda na walang kaliskis. 100 na GCash. Ayan, meron na lamang po tayong ilang minuto. Ayan, para po tayo ay magwakas ang ating programa. Malay mo, yung humabol, yung pa yung nakasagot. Ayan, mahilig magluto yan. Ano ba yung mga isda na madaling maalala? Yun, ang daming isda na walang kaliskis. Walo nga yun eh, walo. Bawal po yun sa may mga matataas na sugar. Ayan, okay? O yan, meron na lamang po tayo na 3 minuto para magsama-sama. Dahil yung 1 minuto po na ilalaan ko po yun para sa aking pagpapaalam. 100 na GCash, mga kababayan ko. I-ano nyo po para po kayo ay magkaroon ng 100 na GCash. Ang mga isda na may sugar. Ang mga isda na bawal sa GG, Hito, Labahita, Labahita, 5 eh. Sabi ko 5 eh. 5, Tot, 5. Naku, pula pa yung GG niya. GG, Hito, Labahita, Pampano, ang dami. 8 nga yung sinabi ko kanina eh. Diyos ko, ito yung madalas nating niluluto. Masarap to sa pangat. Oh my goodness! Oh. Ay, Ma'am Eve Ramos, dali, baka makahabol ka. Last 2 minutes, 100 na GCash, 5 isda na walang kaliskis. Antonio Salaw, Talakitok, Blue Marlin, Pampano, Galunggong, Hito, Labahita. Thank you so much for watching! Meron na po tayong nanalo, si Ate Jean Salaw. Maraming salamat po sa inyong lahat. At hanggang dito na lamang po si Ate Lilian. Lagi po tayong magpe-pray. Lagi po nating isama ang ating Panginoon Diyos sa ating pamumuhay. Ibigin po natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Ibigin po natin siya ng buong pag-ibig, buong pagmamahal, buong puso, buong katapatan, buong pananampalataya, buong kaisipan, buong kalakasan. Mahalin po natin ang ating kapwa nang gaya po sa ating sarili. Muli, mga kababayan ko, si Ate Lilian laging naghahatid sa inyo ng mga libreng kaalaman dito po sa aking programa. Lagi niyo po akong gagabayan at susubaybayan at huwag niyo pong kalilimutan. Mahal na mahal po kayo ni Ate Lilian. Nandito lamang po kayong lagi sa aking puso. At sana po ay lagi ninyong panonoorin ang aking mga programa. Bukas maganda po, may konti tayong TikTok sa libreng kantang halian. Ah, hindi pala libre. Kantang halian with Ate Lilian. So hanggang dito na lamang po. Gabayan po tayo ng ating Panginoon Diyos sa ating pamumuhay sa araw-araw. Iligtas niya po tayo sa anumang kapahamakan at pagkakasakitan. Magkasundo-sundo po ang lahat ng mga tao, ang mga pamilya. Sa buhay ko po, mga kababayan ko, wala po ako iniisip sa inyo kundi makapagbigay ako ng munting kaalaman at munting kasiyahan sa pangalan po ni Hesus Kristo ang ating tagapagligtas at Panginoon. In Jesus' name, amen. Hanggang dito na lamang po si Ate Lilian. Pero bago po ang lahat, nais ko pong marinig sa huling programa po. Gusto ko naririnig ang boses po ni Sir Tony Salaw. Thank you so much for watching. Sa plataforma